Good afternoon, parin. Good afternoon. Good afternoon, pala. Medyo maliwanag pa ng konti. So, last 2 minutes, mag-i-start po tayo. So brother, so tayo po ikwan, we're going to start our third session of the Doctrine of Holiness. Our doctrine, ito po yung pangunahin na doctrine ng ating church, ng Church of the Nazarene. So, and this is the third session, our study, ito po ay comes from the Asia Pacific region. That's why yung pong ating ginagamit na Zoom link ay from the Asia Pacific. And you are enrolled here at Filmic Teen, where according to Pastor Ed, we're 18 in number at but almost mga 11 or 12 pa rin yung nakakapasok. Hindi pa sila nagsabay-sabay. So, Brother Jiro, can you open us in the words of prayer? Sige po. Manalangin po tayo. Dakilan Diyos, muli po kaming pupuri sa iyo at nagpapasalamat Panginoon sa mga oras na ito na kami po ay muli pong makapag-aral po ng dito po sa paunguna ni Pastor Ronnie, Panginoon. Naway, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Kayo po nawa ang magbigay ng kaalaman sa amin, ng wisdom, Panginoon. At gayon din po sa aming tagapagsalita na si Pastor Ronnie, Panginoon. Kayo rin po ang magbigay sa kanya ng talino. At naway, ito pong mga oras na ito ay paghahariin niyo po. At naway kayo po nawa ang magtunay na magturo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri po namin ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So God bless po sa lahat and welcomes to our third session of the Doctrine of Holiness. So our lesson for today, it will be from the Old Testament from the New Testament. Because last week or last session, we tackled about holiness, transcendence, immanence, and other word concerning the holiness. But this time, we'll go from the Old Testament. We'll go dito po sa ating pong third session, which called the New Testament.
So not all ho ay pwede kong ma-explain. That's why, pero ginawa ko po ang ating always PowerPoint na almost complete, na if you're going to teach it, ito pong Doctrine of Holiness, kakayanin po natin itong subject na ito. But we have 100 slides today, and then but hindi ko lahat 'yon pwedeng ay dahil kasi kukulangin tayo ng oras. Kasi minsan nailan ko yung last 15 minutes or 20 minutes doon sa ating exam. Po yung pangko na every kwan para alam ko rin po na kayo po ay narito before kayo po ay pumalakas po ang inyong signal, pwede ko kayo magpakita. Pero kung mahina, minsan kagaya ko po nag-teach ako, kaya minsan humingi na yung aming internet, minsan nga lagi nawawala. So so ito ho, dito ho sa New Testament, ito po yung fulfillment of promises ni Christ na God's final and complete word of salvation. Na yung dito po sinabi ng ating Panginoon, dito po yung holiness at saka sanctification in the New Testament almost the same. Why I say that, kasi iba po yung characterization o nature po ng yung ginagawa ng mga tao doon po sa Old Testament kaysa New Testament. But isa lang po yung consistent message. The difference, Jesus Christ who fulfills the Old Testament. So, yun po yung ating una na natatalakay na dito ho, meron po dito mga kung nakaraan about na holiness, ang ating tinitingnan lagi ay Hebrew. Ngayon po naman, because the New Testament was translated into Greek. So another word dito po sa about holiness ay hagiaso, na it means externally free from guilt. At meron po nga kung tawagin na negative sa positive viewpoint regarding that. Ang negative viewpoint is freedom from sin. Can be read on John chapter 17. But hindi po sinabing negative, mali po yun. Hindi po sinabing ganun, mali. Kaya po lang, yung parang pagtitingnan mo, parang siya ay hindi tama. Pero ang totoo po, ganun din po naman yun. And then, depende po kasi sa bumabasa yun. Then, positively, ito yung maganda na restoration of the image of God. Kasi po, kung sinabi mong ikaw ay freedom from sin, tama naman yun. Kaso nga lamang, regarding doon sa word na agyaso, it means na hindi, noong po tayo tanggapin natin yung Panginoon, nagkaroon po kagad tayo rin ng freedom from sin. So, dumalakad po tayo doon sa doctrine nito, doon sa sanctification or holiness, tayo po ay free from sin. Pero dito po kasi sa positive viewpoint, they are restoring the image of God. Na ating pong tayo po ay bumabalik ayon po sa kalooban ng Panginoon. Ayon po at ang kalooban po niya, yung pong tayo ay hindi po maging free from sin, pero tayo po unti-unti din nagmamature, nag-grow positively about the restore natin yung image ng Panginoon sa atin, na kung saan yung po yung kabanalan, yung po yung according doon po sa Ephesians chapter 4 verse 24. So isa pa ho ito, yung hagiosmos is also means sanctification, na the process of sanctifying
and being made holy. At yun po ay kwan. You can be found o na-mention in the Old Testament yung word na yan na hagiamos na sanctification 10 times in the New Testament. At always po meron po sa baba dyan na reference if you want to verify it, you can see that why the author, why me, is tanggap ko rin na yun po yung mga yun po yung kanyang pinakang explanation. So sanctification, salvation carried forward by the Lord, who is the cause of holiness in us. So nang tinanggap natin ng Panginoon, nagkaroon tayo ng tinanggap natin si Lord, pumasok si Lord sa ating buhay, and then yung Holy Spirit, siya rin po ay nasa atin. Siya po yung nagko-convict. Siya po, pagka ho tayo may ginagawang kasalanan, di ba? May ginagawa tayong kasalanan, it is the Holy Spirit that convicts us. Na who is the cause of holiness in us. So dito po sa topic na ito, ating makikita rin yung dito sa New Testament yung teleo, at it was also seen or mentioned in the New Testament 25 times. But in verbal po naman yun. Pagka sinabi kasi yung verbal, diba, pagka meron tayong kasunduan, merong verbal, merong written. So, gano'n. So, it is written yun. It also given in verbal forms. So, yun po, makita natin yung kanyang mga why o bakit yung teleo ay isa rin sa Greek word na inuugnay doon sa sanctification o sa holiness. Also means na to realize and then attain a certain norm or standard, achieve or purpose, to fulfill or complete. At it's also translated as perfect, yung word na teleo. Now, we can experience a degree of perfection now nung tanggapin natin ng Panginoon. But yung po namang pa natin, yung final perfection, it awaits us. Siyempre ho, when we get to heaven, at hindi pa naman tayo kukunin ng Panginoon ngayon. Di po ba na? Pagka po may tanong kayo, let me know po. Wag po kayong mahiya. Okay lang po yan. Ang sasagot po naman doon, tayong lahat, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na ibigay ang inyong point of view. Doon. By the way po, meron po ako munang tatanong sa inyo. Pagka sinabi pong synoptic gospel, ano po yun? In the Bible. Similarity po. Okay. Ano po yung mga synoptic gospel? Mateo, Mark, Luke, John. Medyo lumabis po yun sa inyo. Lumabis po. Matthew, Mark, and Luke. Yan po. Pag sinabi synoptic gospel, it is Matthew, Mark, and then Luke. So, it means tatlo po lang yun. Mungka na yun. Tatlo lang po yun. So, yung four gospel, yun ang tinatawag na, yun ang apat po sila. Kaya tag na four gospel. Yun po yung nalaman na kung saan nag-work, nag-ministry ang ating Panginoon. So, dito sa synoptic gospel, Matthew, Mark, and Luke, ito dito binanggit o dito tinalakay yung pagka-Lord ng ni Jesus, na hindi po lang yan, siya po is yung Holy Lord. Siya yung the coolest and clearest answer of God's holiness na makikita sa katauhan ng ating Panginoon in the gospel.
Siya kasama doon. Pag sinabing gospel, siya kasama na rin yung John. But we're talking about Matthew, Mark, Luke, and John. We find the life of holiness modified and taught in Jesus Christ. So, pinakita po na ng Panginoon yun, siya po yung naging halimbawa. Gaya po natin, pag dinanggap natin ng Panginoon, lumalakad po tayo sa kabanalan, but yung perfection, medyo matatagalan pa yun. Depende po kung kailan tayo kukunin yung ani Lord. So, pinakita po yun sa, dito yung kanyang pagbanal ng Panginoon, dito, maging sa, nagsimula po yun sa, nang isilang ang ating Panginoon. Dito po. Then, hindi lang po yun. It was the anointing po naman. Makikita dyan sa Mateo chapter 3, 13 hanggang 17. Almost the same po na ang kabanalan ng Panginoon comes to the forefront in his baptism. Nung ang ating Panginoon binaptize po siya, makikita po natin ating mababasa doon sa synoptic gospel na tinatawag Matthew, Mark, tsaka Luke. Nung siya'y baptism, merong word na galing sa langit. And then, it is the Holy Spirit na doon kay Jesus. Ano kung meron kayong tanong roon, pero hindi naman yun ang ating pinakang topic. Kasi baka magtanong kayo, hindi ba si Lord ay Diyos? Hindi ba ay siya lang siya? So hindi po din topic yun. Hindi po natin papasokan yung mga ganoong mga topic. Maliban na kung talagang gusto po ninyo, pero napakahaba po kasing paliwanag ganoon. Para po bang doon sa inauguration ng ating Panginoon, yung kind birth, nagsimula na roon hanggang sa baptism. So makikita po natin yung kanyang yung magmula pa nang siya isilang dito po sa earth, nakikita po natin yung kung paano siya lumakad, kung paano po siya siya binigyan ng Panginoon ng kapahamalan sa lahat ng bagay. Dito po, ayan po, yun po siya nasabi sa niya na hindi ko na isa niyan. Nakita po na yung uniqueness ng Panginoon, moral perfection, baptism in Jordan po yun, baka nagkamali lang po. In Jordan River, ayan. And then, doon po, sinasabi ko sa inyo kanina na nag-descend ang dove as a symbol ng Holy Spirit ng baptism ng Panginoon. So, Jesus was also consecrated. Yun po yung nag-consecrate sa kanya and nag-empower doon po sa kanya, doon sa ministry ng Panginoon. And then, moral purity is not preserved but isolation and po, with them a servant of their need. Kasi ito ka po tayo, nagsiserve sa Panginoon, ang nagpapalakas po sa atin o nagbigay po sa atin ng motivation, power, ay ang Holy Spirit. Siya po yung nag-anoint sa atin. Jesus anoint us by means of the Holy Spirit. So without the Holy Spirit, then our ministry become powerless kasi siya po yung Holy Spirit equips us for service. Di lang po yun, Holy Birth, nandiyan yung Holy Ministry. And then, dito po sa Holy Ministry, makikita po natin yung uniqueness relationship ng Ama, ng God, doon sa baptism, yung kanyang participation naroon. Kahit nga po doon after ng kanyang baptism, nakikita po natin talaga na nandun po yung guidance ng God doon kay Jesus. So, yun po. So, in the end, sanctifies the means. So, ibig sabihin, whenever the church has gained political power, it has exercised authority through the sword. The church is to take the position of suffering servant. So,
ikadalawa. So what lessons can we take from that? Yung ating natalakay, Jesus conquered Satan. So using two resources we also have on the written word. Dapat po tayo dependence doon sa Holy Spirit. Kailangan po yan. At hindi po tayo, kaya tayo rin, hindi po tayo pwede magtagumpay if the Holy Spirit is absent in us. Sa bawat, bawat isa po sa atin. Satan, kung wala po tayong Holy Spirit, since na tinanggap natin ng Panginoon, hindi na tayo itetempt ni Satan dahil sa kanya pa rin tayo. Pero kung totoong tinanggap natin ng Panginoon sa ating buhay, we are true Christian na lumalakad doon sa kanyang panto ng Panginoon. Then, the point of the Spirit filled life, emergency service, and suffering. So, you should find the power of the Holy Spirit. So, in the end, real power comes only by the Holy Spirit. Real power comes from the Lord. And then, victory over demonic world possess transcendence of Jesus Christ, the demonic forces recognize the holiness of Jesus. Kahit po nang tinutokso yung si Jesus noon, nakikita po natin na alam ni kung may alam kasi tayo, kung may alam tayo sa Word of God, may nagko-quote nga si Jesus o si Taning ng from the Word of God. Kino-connect niya, sinabi niya, okay, kung talaga yung Diyos, kung talagang huwag kang mag-ala, tumulong ka, then ayun naman siya nakasulat, sasaluhin ka ng mga anghel. Pero hindi po napatukso si Juan doon, si Jesus doon sa panayon. So makikita po natin yung kagandahan po ng pagkaho tayo, tutunay, tumanggap sa Panginoon, Holy Spirit will dwell among us. Ayan, lumalakad po tayo tuloy sa kabanalan. So, Jesus is the power to cast out demons. And holiness cannot stand in the presence of true holiness. Demons flee in the presence of Jesus' holiness. Kita nyo, pagkatapos ng kanyang temptation, mabar siya po noon at iniwanan siya ni Satan o ng demon. Kung mapansin po niyan. So kahit din po sa atin yan kung talaga namumuhay tayo ng kabanalan, makikita po natin yung presence po ng Panginoon doon sa ating buhay. By the way po, sino po sa inyo nakakaalam, nakakatanda po ang sa ibig sabihin po ng immanence? Sino po sa inyo ang nakakatanda ng meaning po ng immanence? Distinction. Yes. Siya po? Distinction. Yes. Yung isa sa ating pinag-aralan tungkol about immanence. Dahil ang transcendence, the path or condition of being entirely sanctified. Yun po yung ating na yun po yung ating tinignan sa distinction. At yun po kasing isa sa bukod po sa distinction, isa rin po sa other word for immanence ay indwelling. The Holy Spirit indwelt in us. So dito natuloy po tayo, ayan po na ang ating Panginoon is mercy, holiness, that conquers sin is suffering, holiness. So some people suffer for Christ, others suffer. Ang paradigm, actually po hindi po paradigm yan, yun po ay paradigm in their holiness. So victory through the cross and the resurrection and power of atonement. Yun po yung pinapakita ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po noon, to preach Christ is to preach conflict. To
to preach Christ, to preach conflict between holiness and unholiness. So until the second coming, we will preach holiness in suffering. So hanggang ngayon naman talaga tayo eh. Hindi pa na yung ating kontahyo nagbibigay ng sorry, pero ako pa pagka nagsabi nagbibigay ng sermon, I do not treat it at as a sermon. Nasabi ko po na yun po ay mensahe galing po sa Panginoon. Message. Bibigyan ko ng message but not sermon. Kasi ang sermon kasi misa sa mga nanay, wala mga kuha niya, wala mga outline. So yun po na yan. So since we are in a conflict, we must rely always doon sa scripture. Doon po sa doon po sa ating pong kwan. Doon po sa ating doon sa ating subject, sumakita po natin na yung mga conflict na yan, makikita po natin yon. But always rely po doon po sa Bible. Kung meron kayong babagtanungan, tanong po kayo sa inyong mga naging mga professor, then o kaya but wala ho naman talaga available, it is the scripture and the Holy Spirit that dwelt among us. Yun po yung ating pong mag-rely po tayo ng ating kaalaman puro. Always po yun. Ito ha. Kung ang Lord o si Jesus ay holy, so the disciples, kailangan din po tayo ay holy. Maging yung ating pagtawag o yung pagtawag ng Panginoon sa atin. Kailangan po yun. So, holiness of the church is seen in the radical obedience to the Lord Jesus Christ. By the way po, marami pong gusto makapasok. Hindi lang po sila kasi makapasok dahil mahina rin po yung dalanod po sa Leyte. Mahina po yun. Pero sabi ko nga po, basta pakita lang po kayo kapag ka sa ating pong kwan, sa ating pong ginagawa na ito. So magpakita po kayo at yun po ay napakahalaga po noon. At niniwala ako na kwan, kahit man siguro mahina internet natin, siguro po kahit naka-hide kayo, kasi po pag nag-test po, malalaman po naman kung kayo po talaga ay nandyan. So holiness is primarily relational term at to follow Jesus, yung ethics, obedience to the command to love. So bali sa po sa atin, tinawag tayo ng Panginoon ngayon. So kung mayroong Holy Lord, so kung ang Diyos ay banal, dapat din po tayo na maging banal. That's why yung ating calling, it is also a holy calling din po yon. At dapat po tayo dumanas po nung kwan, tinatag na process of sanctification. Dito ho, at yun po yung ating ginagawa ngayon. Dito po tayo sa kasi New Testament. Then, dito po tayo sa cleansing na yung pong kabanalan o yung pong pagiging banal, lahat po tayo dadaan dyan doon sa cleansing na yan o kaya doon sa paglilinis na tinatawag. So, two sources of holiness. Relationship to Christ and reception of the Holy Spirit. So, your relationship to Christ must be, I may not say na 100%, but ilagay natin, meron tayong pagiging tapat doon sa ating Panginoon. At kitsa lahat roon, bisyo po naman sa ating pamumuhay, meron po tayong indwelling of the Holy Spirit. Yung po kasing second source depends on the first. Alis po naman yun dahil kailangan tanggapin natin muna ang Panginoon
bago tayo dumanas doon yung kabanalan na yon, dahil kung wala naman tayong relationship sa Panginoon, ang mahirap po naman na manahan sa atin ng Holy Spirit. Mahirap na manahan sa atin po yung Holy Spirit. If we have no relationship doon sa ating Panginoon, because it's the second source, that's why I called it the second source depends on the first. So, being a holy person, we must continue in our daily walk. Almost every day or every day we have a decision to make, mag-isa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya nga dito may passion, nilagay ko dyan na crisis never enough. Crisis must be followed by the process. So para bang yung kay naalala ko yung paano yung isang awit ni Bon Jovi. Jan Bon Jovi na naalala ko na after ng mga suffering, nandun ka na sa bed of process. So lahat mo naman tayo atin naranasan yun eh, yung after ng tayo ay makalagpas doon sa crisis, at atin naranasan bigla yung kabutihan ng Panginoon doon sa ating buhay. So but it must be far, but kailangan natin talaga dumaan doon sa process. But tandaan po natin, kagaya ngayon, meron po tayong isa pang crisis. Yun po yung alam naman natin, yung COVID-19. Ngayon, bumababa, misyan tumataas. So, kaya even the government saying that na we can never relax. Just like we Christian. Kung maganda-ganda na yung panahon na ating yung Padre Bang Cristiano, parang walang pagsubok, don't relax, but always pray, always doon sa ating Panginoon. So, kasi, kaya nga ho, yan, sinabi ko na, holiness involves living ready for Jesus' return. Holiness involves living ready for Jesus' return. So, at si Lord naman, ibibigay sa atin ng strength every day. At it is by means of the Holy Spirit. So, nandun lang po yung katapatan natin doon sa Panginoon. So, siguro po kung ipo-dodmine po pagka po meron kayong pan diyan sa inyong cellphone, kung hindi po na kasi marami pong nag PPM doon po sa ating group, sabihin po lang niyo kung ano po yung link na inyong pinasukan po para po balibag tulungan po tayo. Yan, di ko pwede ma-accommodate po kasi yan ay yung pan na yan. So bilang lumalakad sa kabanalan, going into maturity, and also ethics of the kingdom. Na tayo, lumalakad tayo. So, kailangan tayo makitaan ng mga tao, ng ating mga kapatid or kapatiran, na we are living in the life of love. Kaya nga, love is the mark of the holy life. Love is the mark of the holy life. Kahit po sa ating ginagawang ito, if there is no love, kahit ako, hindi ko to basta-basta tanggapin kasi bisang mabigat nga talaga yung magturo po ng kabanalan, because sometimes there are so many people na they are easy to judge a person na without getting to know them, ganoon. So, dapat po natin, we love each other as a brother and sister in Christ. That's why there is a close link between love and perfection in the Synoptic Gospel. Remember, the Synoptic Gospel is not the poor gospel. Synoptic Gospel, it means it is the Matthew, Mark, and Luke. That is the Synoptic Gospel. At our relationship to God always established by faith. Remember, I've already told you yung meaning ng faith.
For all I trust him. F-A-I-T-H. F-A-I-T-H. For all I trust him. That is faith. Huh? That is faith. So, pakitandaan po nyo, pakikot po nyo yun, yung word na faith. Ano po yun, Pastor? Yes. For all I trust him. That is faith. Ito po. Ito po, ayan. Faith. Ayan po. Faith. Word na faith. For all I trust him. Pwedeng 5. Pwedeng 5 points na yan. Pag nagpa-exam ako, ano, naalala ko yun. But always we are being exhibited by love. One more. Our life must be of a purity na lumalaag po tayo doon sa kalinisan. So purity is not outward conforming to the laws but inner. Actually, if you are holy in the inside, lumalabas po yun sa kanya, outwardly. Yan. Napakahalaga po yung condition of the heart. Always in the Bible, it always heart always refer to the inner life. Now, we have a free will. We have meron tayong kalayaan din mag-isip kung matama o mali yung ginagawa natin because we are living a life of purity. Purity in the statement is moral and spiritual. Na yan nakakalungkot po na pagka po yung isa ng purity, isa lamang po para yung pakitang tao, pagka may nakikita saka lamang nagiging parang banal, ganoon. But it is specifically, emphatically, it is moral and spiritual. At marked by the single-minded devotion to the will of God. So, purity of the heart, kailangan po yun para makita natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. And then, in the future, makikita po naman natin ang ating Panginoon. Then, we are being called by Lord by a holy calling ngayon. Then, ito ba, yung pong pagkatawag sa atin, it must be a life of service. It must be a life of service. Paglilingkod natin, alam po nyo, pagka mahirapan po tayong ibigay sa Panginoon yung 100%, hindi po natin kaya. Hindi ko rin po kaya yon. Yung 100% service, hindi ko rin po kaya. Basta alam ko po, I'm giving my best sa Panginoon at si Lord na yung magsasabi sa akin o sa atin na well done, good and faithful servant. So makikita po natin yung pag- at yan po papasok ko yung katapatan, yung compassion, just like yung the good Samaritan. So official holiness is no substitute for personal holiness. Sabihin, tayo po mismo, dapat tayo sa ating sarili, dapat po tayo ay tumalakad into maturity, into holiness. Dapat po tayo ay lumalakad po roon. Doon sa kabanalan na yun, na kung saan, yun po dapat ang, dapat isa pong maging attribute, characteristic po, ugali, ng isang manampalatayan na tinawag sa life of purity and the life of service. So, pag sinasabi mo na ito ho, there is something here na sa ating pagsiserve sa ating Panginoon goes beyond the boundaries of prejudice, bigotry, and hate. So, the business of service simply humanity. Dapat po tayo, hindi dapat tayo
judgmental on our attitude. Hindi po kasi maganda yon. Dapat po tayo, mayroong compassion sa lahat ng tao kasi only service involves ministry to every aspect of a person. Material and spiritual needs. At this holy service is not natural, but yung nga po ay, yun po yung bunga pagka po nagbago yung ating character, nang tanggapin natin ang ating, tanggapin natin ang Panginoon. So, kanina, we talked about doon po sa tatlo, doon sa tinatawag na synoptic gospel. It is Matthew, Mark, and then Luke. Then this time, dito po tayo sa John's Gospel. Dito po, yun po yung mga reference na holiness sa Panginoon and uniqueness of Jesus in the John's Gospel. At dito rin po na makikita natin yung mga word na yung ating nadaanan sa second natin na pag-session na yung transcendent and immanent Lord. Yan. So, bro, kindly, pwede rin po tayong hindi tayo satisfied doon sa word na transcendent and doon sa ating sa second session, pwede po naman kayo mag-google po ninyo yung sa kala po ninyo maganda and also kailangan din po yun din pong pag yung ating pong pag-google doon yung pag didinan po natin kung at naka-align doon po sa at doon sa ating doctrine na Church of the Nazarene. So kasi the purpose of John Gospel is to lead to faith into Jesus. So magtiwala po tayo ng buo sa Panginoon because yun po yung isa po sa dahilan bakit po may meron tinatag na Johannine Gospel o kaya John Gospel. Yun po yung incarnation na the Holy One came to dwell among us dito po sa earth noon. Nanahan po sa kalagitnaan natin ng Panginoon noon. And then, after po nang siya ay siya po yung namatay, died in doon po sa Calvary, at tinanggap natin siya ng paternal relationship sa kanya, it enables to become the children of God. So, there are method of salvation. Meron po ako nalagay dito na 7 signs. Ayan po siya, yung 7 signs na yan. Method of salvation na kung saan may mga ginawang miracle ang ating Panginoon. Then ito po yung mga ginawa ng Panginoon about sa kanyang miracle. But sabihin natin na pwede pong ito yung magamit ginamit ng Panginoon para po yung pagpili din sa kanyang mga alagad para po magkaroon ng kaligtasan. Pero po baka masabi, Pastor, hindi naman tumanggap yung mga alagad sa Panginoon. Hindi pa po naman talaga tatanggap yun dahil wala pa po yung Panginoon. Hindi pa po siya nag-resurrect doon sa heaven. Nagsimula lang po yung sa Acts 11:26, doon po lang nagkaroon ng Christian. Doon po lang nagkaroon ng Christian doon sa Acts 11:26. So, turning water in the line, ito, revealing of the royal official son, ayan po siya. So, di ko na po isa-isa yan, yung mga bagay na yan. So, dito rin po, I also put na yung 7 sayings ng ating Panginoon. Yun po yung, I am the bread of life, I am the light of the world, I am the door of the sheep. Ayan po, yan po. but, beside that, there are 2 important metaphors for Jesus. It is the life and the light. So, bago ko po yun sabihin lahat po yun,
kung ano po 'yan. Ayun pong yun pong mga seven signs ng Panginoon. What is means pagka sinabi po ninyo na na metaphor? Pagka po sinabi natin na metaphor. Halintulad. What po? Parang halintulad. Parang halintulad. Yes. Bagay. Actually po. Sa bagay. Yes. Yes. So para po isa pang ganda rin, isa rin po na ang metaphor, figure of speech po 'yan eh, na siya ina-apply po sa object o kaya action which is not literally applicable. So po yung kana 'yan. By the way, hindi po naman yung ate. So natanong ko po lang 'yan. So dito sa next letter B po natin na Holiness of the Disciple. Paraclete sayings of the chapter 14 hanggang 16. Pagka sinabi mong paraclete, what is that? Pagka sinabi mong paraclete. Ano po yung paraclete? Pag sinabing paraclete, anyone po? Anyone po? So, it is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit. What? Helper. Yes, it is the helper. It is the Holy Spirit as advocate or counselor. But in the Bible, yes, it is advocate or helper. So thank you for that. So in Latin, it is paracletus. In Latin, it is paracletus in Latin word. But it also mean advocate or helper. Yung section na yon, it cannot be found in the Synoptic Gospel word na paraclete. Yun po. Kasi nasa John chapter 14 and then 16 po yon. Kahit nakanda po kanya, nakanggay chapters 14-16, we are on the book of John. Yan. Ito ho yan. Comforter, counselor, and this is the Holy Spirit that teaches us. Then, ayan po, up to E. Meron po akong nalagay dyan ng mga, and then there is also chapter and then the verse where we can find yung pong mga, just like kalimbawa, or for example, when the Holy Spirit comes, it teaches us, enlighten us, na, pero si, kumapansin natin, dyan sa, bawa, chapter 16, verse 12, it is Jesus who is speaking or talking. So whatever holiness of disciples, it involves always done, tatandaan po natin, always involved the indwelling of the Holy Spirit. So it is the source of peace, strength, hope, and et cetera pa. Mga ganoon. So by the way po, doon po sa nahuli, we always start, tandaan po natin na we always start on time and then we end up on time. Maybe just because I'm a military, but gusto ko po na masanay po tayo, kahit po kami dalawa lang o tatlo, we start kaagad po. Basta nag 6 o'clock, we start na po. Kung mahuli po kayo, and then habol po kayo agad. So, if we are talking about the branches on chapter 15, verse 1 to 8, holiness begins the moment we are grafted into the vine. Word grafted, yun po yung naglalagay po tayo ng ibang branch doon sa branch na yon, and then kaya nga ang tawag doon, grafting ang tawag doon. Nakakuha ko ng high school pa ako, natandaan ko yung word na yan, na ginagawa namin. Naglagay kami ng
ng isang branch doon sa isang branch, and we call it grafting. So kaya tayo po doon po nagsisimula yung holiness. So and then ay nga po and then pagka ho tayo halimbawa ginagraf din tayo nililinis din doon, nagiging mabunga rin po tayo. Doon, nagiging mabunga tayo. Bawat isa. It means na dumadanas tayo ng suffering. So, ibig nga, kung wala nga suffering, tayo mismo, nahihirapan din mo tayo. So, love being very... Ang love, balik po tayo doon. Love is the very essence of love. There is love, bubunga yun ang love. Kung hate, magbubunga yun ang hate. Bawat isa. So, chapter 17, the Lord's Prayer. It's called the Holiness of the New Testament. Father, Holy Father, Righteous Father, yan. Exalted over us. So, eternal life, it means na knowing God, life of grace, and to know Christ is to know God. So, always babalik tayo, always pinapalagi sa atin ang ating study na nagsisimula ang paglakad natin ng kabanalan to know Christ first. So, if you know Christ, makikilala mo unti-unti rin sino ang Panginoon sa buhay natin bilang siyang manampalataya. Then yan po, verse 6, verse 8, then makita po natin. But always remember 1 Peter 4:14, the infilling of the Holy Spirit. Christ abiding in us and keeping us holy. So holiness is not achieved by the isolation from the world, but insulation against the world. Tigil po muna ako rito. Ano po ang kaiba ng insulation doon sa isolation? Sino po yung pwede sumagot? Meron po na pwede po? Pwede mo sumagot ng... Okay po. Pastor, yes, isolation po. Yung bang hindi mo pwede i-isolate, no, when you kailangan mo i-involve sa lumabas ka sa mundo kasi yung kailangan at doon mo maipakita yung holiness, maisagawa mo ang holiness, no, wag mong i-isolate, but you have to involve the world. Kailangan mong ilabas o lumabas ka. No, hindi dapat na tayo magtago para maipakita natin ang tinatawag natin na the life of holiness from God ina sa atin. Kailangan ng tao eh. Yan ang pastor. Yes, yung para bang ihiwalay natin yun. Tayo ihiwalay sa mundo. Pagkamat nga dito tayo, pero hindi tayo sumusunod doon sa banantunan ng mundo. We must isolate ourselves. And then yung word na isolation. Yes. But yung word din po na isolation, yung po yung sa trabaho na bilang electrical engineer po ako, yung ginagamit po namin yung kami mga isolation na siya nilalagay doon sa mga kisame para hindi masyadong mainit. So, isolation. Ibig sabihin po naman, sa Tagalog po kasi, para ibinubukod. Layer. Bukod naman yan. Yes. Thank you. Segregate. Right. Parang yes, lagyan mo pa ng more pa or layer. Yes. Na ibig sabihin po naman, parang merong bukod-bukod na layer na nakakabawas ng init. Ganoon. So, walay tayo sa mundo and then tayo rin po ay nakabukod dapat against the world. Kasi
Kasi ang church po natin, yung church po natin, yung church, kung ano po yung dapat sinasabi ng Panginoon, hindi dapat ang ating pinapakinta sa mundo ating na ating ginagalawan. Yes. So, yo, yun po. Ito po yung sa upper room natin. Ito po sa upper room chapter 13, cleansing in order to have fellowship. So, light comes from God. So, we return light sa ating sa ating Panginoon. Sabi po ng apik mo ni Lord by washing of the feet, service. So, it means na no washing, no fellowship. It means na if you're not humble before the Lord, there is no fellowship sa ating Panginoon. There's no relationship. Hindi po natin talaga makikita yung kaganda ng isang Kristiyano if we are not humble ourselves before the Lord. And then ginagawa po natin isa po sa pinakababang bahagi ng ating pong pinakababang mababang bahagi ng ating katawan ay yung pong ating yung ating feet. Pagka po nag-wash ka, kaya po niya may washing of the feet pagka po merong yung mahal na araw tinatawag. Yung washing of the disciples na tinatawag yan po. Okay, yung pinakambang bahagi ng ating ng ating katawan. So, kailangan po na we are humbling ourselves before the Lord. Na so, napakahalaga po noon. So, at ang Panginoon po natin ay nagagawa po yun ng naginawa po yun ng Panginoon, gagawin yun din po kasi napakahalaga po. So new commandment, the mark of the disciple is loving one another. On John chapter 31, John chapter 13, verse 31 hanggang 32. Mark na ang mark of the true disciple is loving one another. Ayan po. So, yung pagmamahal sa Panginoon. O kaya, pagmamahal sa ating kapwa. Always present po. So, chapter 4 of the book of John begins, let your heart be forward. Alam po ito, mini mansion. So, always on John chapter 14 to 16, it is the coming of the Holy Spirit. Meron po ba diyang yung nakabukas po sa inyo? Ano? Wala naman ako. Kasi parang merong umukuang kanya. Sir Guru Freda. Ah, sige po. Thank you po. So, it is the Holy Spirit that empowers us to love. So, John chapter 20 verse 19, it is the gift of the risen Christ yun. But nung buhay yung Panginoon, sabi po niya doon sa kanyang mga disciples, peace be with you. So, two times, no peace for the wicked. So, binanggit po yung peace be with you two times. But always na no peace for the weekend. Yan, pagka wala pong relationship sa ating Panginoon, wala pong kapayapaan. So, Christ provided peace on the cross. That's why show them from the mark of the cross. By the way po, meron po akong tanong sa inyo. Okay po ba sa inyo yung kwan, yung PowerPoint na pinabadala ko kung nabuksan po ninyo? Yan. Yan. Kasi almost complete po yun. Gaya po ngayon, pero sabi ko po sa inyo, hindi po maibibigay lahat po ito. Hindi ko talaga pepe ng daan na kasi mahaba po. Yan. So we are on the Book of Acts and the theme of the Book of Acts is baptism or coming of the Holy Spirit. That is the theme of the Book of Acts. And there are four Pentecost in Acts. Chapter 2, chapter 8, chapter 10, chapter 19.
Pentecost, Samaria, Caesarea, and Ephesus. There are, they called it the four Pentecost. Even, doon po nangyari po yung pagbubuhos ng banal na espiritu. The purity of the heart natin. But there is also reference naman dyan. Pwede nyo balikan yan mamaya ho. Again. So, by the way po, sino po si William Greathouse? Greathouse po, sino po yan? Kung may nakakakilala po sa inyo. Sino po siya? Ano? G.S. Emeritus. Yes. Buti po, nakakuan po niyo yan. Si William William Greathouse. Isa po sa minister at emeritus general superintendent in the Church of the Nazarene. Actually po, doon po siya na tagapan po siya, pantawagin na yun sa American Arkansas. Kina Bill Clinton po siya. Yung bayan po ni Bill Clinton po yun eh, yung Arkansas. Pag sa atin po, Arkansas, sa kanila, Arkansas. Pagka kanilang binabanggit. So, isa po sa GS, General Superintendent Emeritus, naging GS po, sabi po niya, siyang defying of the Holy Spirit could not be known until the work of Christ on the cross. So, sabi niya, doon po nagsimula yung pagpana ng Holy Spirit when Jesus Christ died on the cross and then was completed by the mission of the Holy Spirit na nanahan po sa atin. So, individual heart, what the cross provides. Mahalaga po yun, ang tinanggap natin ng Panginoon sa ating buhay. So we must wait for the Holy Spirit. Acts chapter 1, 4 hanggang 8. And there are two promises in the book of Acts. You will receive power now and just return someday. So that is the promises on the book of Acts chapter 1. Will receive power now. Tinanggap ng Panginoon, we receive the Holy Spirit and then we receive also power. And Jesus will return someday. Yun po ay para po sa atin. So, yun pong nilagay ko dyan na meron po ako nilagay ng mga reference po dyan. Bawa yung Coming of the Spirit Company by fire. Matthew and then Malakias chapter. Nasa Old Testament. Then, Old Testament po yun. Then, yung Jesus baptism began his ministry nang mabaptize ang ating Panginoon. By the way, what age po si Lord nagsimula ng kanyang ministry? Yes, thank you. And then, ilan taon po? 33. Yes, 33 po siya, pero ilan taon po tumagal ang kanyang ministry? 3 years. Yes. Because the essence of holiness also in Christ's life is service and faithful witness. Kaya ginagawa na po natin, pinapakris po natin ngayon yung pagiging faithful. Kasi like ako po ay nagpapa-exam. Then sinasabi po nyo sa akin, yung result ng inyong exam. And doon ko po nakikita yung, doon po nyo maipapakita kagad kahit di ko po nakikita yung exam ninyo. Niniwala po ako sa inyo, ako sinaya po yung ganoon, yun po yung akin nire-record. Yun po, kung yun po ay tama o hindi, kayo po yung nakakaalam noon. So, ibig, kahit po dito yung grade, kayo rin po yung gumagawa naman. Kayo po mga professor, ginagamit lang po ng Panginoon para po i-guide tayo sa tamang katruan po. Kung siya, ambawa, ako po yung akin na, yung na-assign po sa akin ngayon, ninapuntang subject, ay Doctrine of Holiness. Kaya gusto ko po itong maliwanagan po ninyo
ito po ay napakahalaga pagka po tayo ay nag-interview, kumukuha po tayo ng basic license, kinagamit po ito. lagi po itong tinatanong po ito ng mga lagi po din tinatanong doon po sa interview. So there are two essence of holiness, huh? Service and faithful witness. So, and then the primary role of the Holy in that is to empower us, power the church to witness about Jesus Christ. So, huwag po tayo matamad na mag-witness who the Lord is, what the Lord done in our lives. Huwag po tayo matamad roon at ating pong ipahayag. Since na tayo po ay tinawag na ngayon, tinawag rin po tayo in the holy life. So, anong pangatawanan po natin? So, on the day of Pentecost, on the chapter 2, book of Acts, they called also the Feast of the Harvest. So, dito ho, I put it na Pentecost was an agricultural feast of harvest. Doon po sa, important doon sa ancient Israel, doon po sa makalumang bayan ng Israel. Ngayon po kasi medyo highly urbanized na rin kasi yung Israel sa ngayon, sila yung makapagbago na. But marami pa po naman talaga na sa Israel na talagang they are truly Christian. But ako po, I do not believe kasi na ang mga tao sa Israel, lahat po sila doon ay banal. Gamay si Lord, lagi po yung ginagabayan ng Panginoon naman. Yan ang bayan ng Panginoon. Always said na hindi naman si Lord, hindi po siya namimilit. Whatever na kanya pong yung ginagawa po ng Panginoon. So, kaya, pero ngayon, highly urbanized. So, kaya, pero dinadaanan po rin lang, sineselebrate na yan by giving of the law of Moses ang Sinai. Yun po yung kanilang focus. So, games doon sa Sabbath day. Yes, at dati po nung kanita yan. So, on the day of Pentecost, we saw also yung panang Holy Spirit accompanied by signs. Fire, rushing wind, witnesses, yun po yung pagka ho merong sabi ko, kahit nga sa yung the day of Pentecost na yon, kaya masya nagaya ko dyan ng parang kung yung umaapoy. also accompanied by signs. So, actually po, wala po naman literally na binanggit na it is na tongues of fire. Actually, hindi po nila. Pero sa ating binabasa, may nabasa po ba kayo doon sa Day of Pentecost na tongues of fire? If I may. Tongues of fire. Sa Pentecost. Yes, mayroon po. Mayroon pong... Mayroon po, mayroon. Yes. So tayo po, we... modern na Christian, pero siya na taga-Israel po talaga. Siya, actually, hindi po nila talaga alam lang sa kansali yung nangyari sa kanila, tongues of fire or what. Mayroon pa nga nag-speak yung tongue eh. So, yung kung ano yan eh. Pero sa Church of the Nazarene naman, it is not speaking in tongue, yung tanda na nabaptize ka ng Holy Spirit. It is the purification of the heart. Pa rin, doon pa rin uuwi yun. Heart purifying. At yung po ay nangyayari, kung nasa atin po, sa atin talaga yung katapatan. So, tandaan po natin yun, yung three sign na yun, fire, rushing wind, then yung witnesses. So, and then, this is to continue na the first distinctly Christian sermon. Doon po sa Joel.
Marami pong gumagamit niyan. Scholars or Dr. Egerman. Yan po. Siya po yung sulat niyan eh. The first distinctly Christian sermon na nakita niya na yung Holy Spirit. Para bang sabi niya, yung last day, yun ang beginning. The age of the Spirit. At yung age of the Holy Spirit will last until Jesus coming. Na po, ano, age of the Holy Spirit will last until Jesus' second coming. So, the Spirit comes to set the people of God talking of Jesus. At always, always based on sa scripture. So, there are 3 days in the day of Pentecost. The day of Pentecost, the last days, day of the Lord. So, it is 3 days. Doon po sa Acts chapter 2. Chapter 2 po yun. Nasa Book of Acts lang po. Palamang po tayo. So, day of celebration of salvation. Doon pagka po sa pagka dumating na po yung last day na yun. Sabi ng iba, the last day na yun. At doon po sa kwan, kaya nga po misa maraming ayaw magpatatak kasi mayroon magpabakuna. Eh, sinasabi po nila na kwan, mayroon daw yung mga kwan, yung doon yun. Kaya, iba rin, may mga pastor din nagpapabakuna eh. Meron na marami akong alam. Pero mostly, microchip daw. Ano po? Dito po sa... Yes? Opo. Mayroon po bang tanong? Go ahead, Pastor. Go ahead. So, dito po, tuloy lang po natin na nung pong si Crash ay nagpunta po rito, nung siya ay kanya po na yung pasok tayo po na tawag na New Age. Parang New World Order. Nang dumating ang ngayon, natag na yung ating kapanahon ngayon, New World Order. Pumasok daw yun. Isa raw isa sign. Whatever po. Ilan po ang check natin. Si Lord po darating. But doon po pumasok pa yung malaking question na when. So wala po nakakaalam noon. Pag may siya na, pato, nag-bridge ng nang dating ang Panginoon ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, asahan po natin na false prophet po yun. Asahan po natin yan. So, dito pagka po sa salvation, meron po ako dito na ilagay na kailangan po tayo filled with the Holy Spirit. It means the Holy Spirit dwells among us. Kailangan po yun. At siyempre po, kung merong inner wisdom tayo, meron tayong pong mga na po tayong knowledge dapat. Sa pagka tayo nag-witness, pagka tayo po ay pagka tayo lumalabas po na. So, kailangan po tayo na pag sinayin po yung kabanalan, ulit po natin i-connect doon yung we are filled with the Holy Spirit. So, at yung love to others, yung pag-serve natin sa doon sa ating kapwa. Sabi nga sa Bible nga po na love one another. And then magagamit po natin 'yan para ano tayo po yung natag na nag-witness tayo po ginamit ng Panginoon ngayon. Sure po isa sa ating magiging work bilang bilang manggagawa ng Panginoon bilang kanyang servant. And I do love the word servant. The first effect of the Spirit baptism was to turn the church toward the world in witness. So, numangaral si Pedro, 3 minuto, 3,000 na naligtas. Joke po lang. But yung pong si Pedro inangaral noon, kung 3 minuto yon o 3 oras, may mahalaga po nangyari on 3,000 were added.
And then more and more, marami pa na, day by day, marami po inadalanda. So, chapter 8, I called it outpouring of the Holy Spirit. Doon po na donasyon ng mga disciples, yung pong persecution doon sa kanila. Yung mga doon po naranasan yung talagang hirap din ng maglingkod doon sa Panginoon. But masarap naman dahil alam mo na there's always blessing after ng mga yung mga suffering na yon. Meron nga akong alam na kwan eh, tatlo, apat na ring. Yung una, pagka po mag-asawa ka na, meron kang engagement ring. Pag nag-asawa ka na, meron na yung wedding ring. And then pagka nagsasama na kayo, nandoon na yung suffering. jungle lang po naman yan. So, dito po sa chapter 8, Christ appeared 20 times because he's addressed to the Jews, especially to Philip. Kasi marami nga po Jews ang pinapersecute nung panahon. Kahit po kay Hitler noon eh. 1 million Jews ang kanya pong nailagay sa oven at karoon sila po inadas na po yung kamatayan po. No? So, dito po sa sa verse 17 ng 18 po ng dito po sa conversion of Paul. So, dito po yung Holy Spirit comes upon individual. Nakapagka po dumating ang yung Holy Spirit, pagka po siya po ay nagtuwagin ay indwelling of the Holy Spirit, ginagawa po yon na by individual at maging pagkatao, maging yung conversion po. At hindi po group. Dito po lang ha. So, baptism water, pagka po tinanggap natin ng Panginoon, ayun po, nagkakaroon ng baptism with water. By the way po, mayroon po akong tanong dahil wala po nagtatanong. So, ko lang pong dire-diretso yung ating pag-aaral. Ano po ang nauuna? Baptism of water or yung ikaw ay magiging member na sa church? Pwede ka bang baptize with water na hindi po kayo member ng isang church? Yes. Paano po? Member muna. Sige po, pwede po kayong mag-react. Pwede po kayong sumagot. Kapatid. Baptize muna. Pwede. Sino po may sabi yung baptize? Member muna eh, di ba, Pastor? Kasi hindi member muna, member. Hindi nila maintindihan ko nung baptism. Ay, pwede man. Sige po. Isa-isa po, isa-isa po. Member po. Bago baptism. Member muna bago mag-uwan. Oh, kasi hindi nila maintindihan 'yun kung hindi sila muna papasok, magpa-member. So dahil maintindihan na nila, magpa-baptize na sila. Sige po. Gawin po natin 'yan. Yan lang po. Sige po, sige po. Hindi po yun masyadong kung ano po yung kanyo roon. But when dating po yung pagkakataon, yung panahon na muna po kayo po mismo makakarelease kung ano po yung una at hindi ko sabing baptism with water or member muna. But tiniwala po ako na una, kailangan din tanggapin yung Panginoon. Yes, sir. Diba, Pastor, kasi kay Philip, na, diba? Kailangan tanggapin muna natin si Lord muna. Kay Philip, diba? Yung version of so, I think tinanggapin so, yung Panginoon. Yes. But dito po sa baptism ng Holy Spirit, dito po sa 238 ng book of Acts.
Acts chapter 2 po yan ha. No mention of tongues speaking. Oh, speaking in tongue. Ano? Sa mga Pentecostals or Evangelical, meron po mga kwanda. So like yung Foursquare. Actually, galing po ako sa Foursquare. Doon po ako nag-aral. Doon po ang aking theology. For Bible College. So, meron po ako doon nakikita ko po kung paano sila mag-speak in tongue po doon. But hindi po ako one doon. Siyempre, hindi po ako naging member po doon. Doon po lang ako nag-aaral. Kasi pagka po nag-aaral naman kayo, mahalaan po naman yung kung anong tama at saka po mali. Hindi ko sinasabi na mali po yun. So, yung ang version po, pati po si Peter, marami po siyang mga persecution na nakikita. Yan po. So, dito po ating hinggurong ating makikita yon. So dahil po ngayon yung iba po naka may isa na rin pong Diyamas yan, pero tayo po ngayon mas marami na dahil tayo po ay 12 sa ngayon. 12 po tayo sa ngayon. O din po doon sa nakikita ko mga, so mas marami po tayo ngayon kasi noong nakaraan. Pero may absent pa din po tayo na meron po tayo mga absences pa rin po. So, chapter 15, Gospel to go out to Gentiles. Pag sinabing Gentiles po, hindi po yan Jew. So, yung meron po mga naging, para pong ngayon, actually tayo po naman ay Gentiles din eh. Tayo rin po naman ay Gentiles. Tayo pong lahat po naman. Tayo po naman ay Gentiles din po tayo. Ba't tinag tayo ng Panginoon? So, spiritually, during po tayo ngayon. So, find out the Holy... Acts chapter 19, verse 1-7, find out pouring of the Holy Spirit. Dito mo, ginanap yung pan. Mga, by group, 12 na baptized by the Holy Spirit. Yung iba na baptize sa John, then baptize them. Kahit po si John, siya rin po yung nagbaptize doon kay Christ. Then nagsimula na, so mula po noon, John preached about the Holy Spirit. So the focus in Acts upon the ministry of the Holy Spirit is carried by men and women to the church to reach the world. Yun po yung focus sa di ba tayo po ay mag nag-witness po tayo na bago po tayo mag-witness bawa sa abiga mag-witness tayo sa Jerusalem, Samaria, and to others. Ibig sabihin po lang na ako, saan po kayo nag-churchers ngayon? Kung saan po ang inyong ministry or place of ministry, doon po tayo mag-umpisa, and then tayo po ay lumabas sa Maria, doon sa bawa. Ako po kasi taga-Pateros, so dito rin po ako naka destino dito po sa Pateros, at almost lahat ng member dito taga Pateros lahat. Kasi meron po tayong church kada taong kasi dito sa Manila. May kanya-kanya, may kanya-kanyang boundary yung aming ministry. Kung kami po yung lumalabas, nakakasakop po ng, siyempre kami po yung kailangan magsabi po tayo doon sa pastor na naka-pampuroon, naka-deploy, o kaya naka-destino puroon. Yun po, dadoon po lang yung galangan po natin sa bawat isa. Now, basok na po tayo sa Book of Romans, chapter 1, verse 8. Critical po, understand po yung doctrine of sanctification. And maybe it's your life's goal to understand thoroughly this
chapter. Then, pili po natin. Dito po sa Romans chapter 1 to 3, the problem of sin. Romans chapter 1, verse hanggang chapter 3, makikita po natin yung kalagayan ng we as a sinner. Tingnan po na yung kalagayan natin. Tingnan po ano ginagawa, nagagawa po ng kasalanan pagka po minsan kasi be Christian, minsan sinasadya pa natin, alam natin kasalanan, sinasadya, dyan pa rin natin. But the bottom line, ayan po, pagka po ating sinunod ang kasalanan, bottom line, we are helpless. And we are hopeless. Kasi minsan, lagi po tayong aasa sa Panginoon. Alamay siya po naman yun. Kasi without God's work in Christ, we are helpless. And we are hopeless. So, balik ula, lagi tayo. Papansin po nyo, balik po tayo sa relationship. Kung mapapansin po nyo yan. Balik po tayo roon. So, ito po ngayon. Tayo po ngayon ang pinakang madami po ngayon. Ngayon pong panahon na ito. Pinakang marami po ngayon. Nasa 13 na po tayo. Okay, at naka 12 na. Eh, dati 8 lang po tayo. Kasama ako doon. Ngayon, 13 po tayo. Sabi po, nakakabalik, nakaka-cope out na yung iba doon po sa link na ating sinusundan. Actually, ito po yung luman link natin na nakaraan pa itong ating ginagamit ngayon. So, dito po lagi tayong papasok muna kahit po sa fourth session. So, that na po yun as a state and a state. So, the bottom line is we are helpless and hopelessness without. So, doon po sa justification, it is Romans chapter 4. In Tagalog, we are inaring ganap. We are inaring ganap tayo ng Panginoon. Actually, kung po tayo hindi po tayo deserve yung sa ginawa po ng Panginoon. But ginawa po niya tayo na pinapagimbanalan po niya tayo because we are being justified by faith. Free po tayo roon. So, dito po kasi sa Romans chapter 1 to 4, Paul deals with the doctrine of holiness. Ayan po. Po yung kanan. So, mapansin po, para po di tayo kumukuha ng Old Testament and New Testament survey po. Kaso nga lang po, ang ating dinadaanan, yung mga chapter, yung mga books na mayroong binabanggit po yung sanctification o yung holiness. Then Romans 5:8, isa po sa memory verse kayo na but God commended his love toward us while we are yet sinners. So makikita po natin yung result ng justification through his Christ, final na through his life, the source of Christian love is in the love of God. So doon po lagi tayo tinuturo, purity of the heart, the love of God, then verse 10, final and full salvation, including holiness. So justification is the gate to salvation. Yun po yung umpisa. Justification, the gate to salvation. Yun po yung umpisa, the beginning. We are justified by faith. Po natin. Ito ho, yung Adamic position. Pagka sinayin pong Adamic position, yun po yung nagawa o ginawa po ni Adan. Bakit siya yung sinisi, bakit hindi yung babae. Yun nga po, kasi wala po siya nung kanay. Adan is responsible sa lahat po noon, including her wife. Si Eva ngayon, iniwanan niya. So, we are on Adam, doon sa Adamic position. Ngayon po, now, we need a deeper work of grace doon sa isa atin. Can be found doon po sa Romans chapter 5, 12 hanggang 21. That is verse 4 yan. And verse 12, doon po nag-deal yung si Paul with the subject of sanctification. Naging problema po roon talaga yung kasalanan. Ayan. So, yung law, yung batas, causes the sin, spring to life, and then leading to the acts of sin where there is no law.
And there is no sin. Kaya minsan nga po, minsan naisip natin, ano, kung walang kasalanan, kung walang batas, so walang kasalanan. So para po, para sinabi rin natin na kung walang batas ang Pilipinas, pero hindi ba tayo pwede mabuhay ng walang batas kung kanya-kanya tayo. So kaya po, minsan atin pong bali na pabutunan ng pansin ng mga batas na yan. Sa ating bansa naman, napakarami na talagang batas. Pero aso yung batas, maraming butas. Kaya maraming mga tao yung nagreklamo. Kaso marami rin batas, pero hindi naman natin sinusunod. Yung mga yan, hindi natin sinusunod yun. So whether is no, so doon po kaya nagkaroon ng yung kasabi na sa verse 30 na where there is no law, there is no sin. But noong po mga una man po yun, meron din batas ang Panginoon, huwag kang kakain ito, kanain na. So na-break yung pan, yung sabi ng Panginoon doon. So nakita po ni Paul yung two alternate realms, Adam and Christ. Each is the head of two contrasting orders of Adam sphere o kay Adamic nature, nandun po yung disobedience at saka po death. Doon nag-disobey si Adam sa loob ng Panginoon, nagkaroon ng kamatayan. Actually, hindi po niya inabot yung pinakang yung isang araw man lang sa Panginoon. Hindi niya inabot yun. Kasi nagkaroon talaga ng kamatayan. So dapat kaya niyang mabuhay, pero si Adan, nabuhay po si Adan ng ilang taon po lamang. Sino po sa atin yung pwedeng makaalam po na? Sister, brother, mga ilan po ilan taon po si Adan? 930 years. Yes, thank you po. And then pinakamatandang tao po, ilang taon po siya? Matusela. Ilang taon po? 969. Yes. 969 years. Yes, parang naalala ko na kung kan pagka may nagbibingo, baliktaran. Diyan naalala ko po 'yan. But kay Christ po naman, kabaliktaran po. Nandun po yung obedience at saka life. Pag tayo sumunod, pagka atin sinundan yung Adamic sphere na yan, yung Adamic nature na yan, so nandun disobedience at saka death. But in Christ, makita po natin yung obedience. And then pag nasumunod tayo sa Panginoon, there is life. There is life, ituloy ko po yun, there is life abundantly. Po dito na, makita po natin. So by nature, we are in Adam. Doon po tayo kasi doon po talaga tayo nag-umpisa. Ating pwedeng kitanggi yun. Pero kung ating sisiyahin naman si Adan na sa lahat kanya po yung kung ating isisi kay Adan, sabi natin kung ako yung naroon, hindi natin magagawa. Wala po makapagsasabi noon. Baka nga hindi pa tayo tinutokso, kinain na natin yung masanas eh. o kung masanas man yun. baka nga hindi pa tayo tinutokso, nakain na natin yun. So, hindi ko po alam eh kung mansanas yun. Pero sa Tagalog kasi, mayroong binanggit na word eh, mananasa. But it is the fruit of good and evil po kasi yan. Wala po sinabing mansanas yun. Kasi binanggit po sa Tagalog kasi mananasa. Yung word na mananasa. Pero wala po namang makapagsasabing ganoon yun. Yung kanay, wala po nakapagsasabi. So, tanda po natin. We are accountable for what we are doing. So, yung pong meron po tayo doon sa kwanan, yung conscience natin po ang lagi nagsasabi sa atin. Ngayon po, yung Holy Spirit, siya po yung nagkukunting sa atin kung mali tayo o mali yung ating ginagawa. So, sabi po ni William Greathouse ang GS Emeritus po ng Church of Nazareth, ay po niya, doon sa kanyang books, The Great House, na sin is racial pact before it is an
individual act. So it is for you. It is for you to believe it or not. Sa kaya po lang yung ipaliwanag yan. Okay, okay po yun. But kung mayroon po kayo, huwag na po yung panyan. Huwag nyo itry na ipaliwanag pa yan kung ano yan. Yung spiritual pact before it is an individual act. So kung makakaya po natin, di, sabihin po na. But there's an explanation there kung bakit sinabi po ni William Greathouse yan. Yung kung ano yan. Yung statement na yan. Nandun po sa William Greathouse na book na page 96 po yan. Meron po yan. So, kailang, meron pong pagkakaiba yung word na pessimistic at yung optimism. Magkaiba po yun. Pag sinabi pong pessimistic, yun po yung nagpapasama ka ng tao. Meron kang negative attitude po roon. O nagpapasama ka ng tao. Dito po sa optimism, that is positive attitude. So kailangan po maging maganda yung ating viewpoint concerning sa grace. Kailangan po maganda po yung ating pananaw o kaya viewpoint. O kaya daw sa awit na point of view. Ang ganda po yung point of view natin. Verses 20 hanggang 20. So, so ang katotohanan ng bakit po meron yan is possible kung tayo po ay magkakatotoo po yan na maganda po yung ating viewpoint regarding grace kung if we have truly good relationship daw sa ating pan. Unti nang ganti-nanggap na at buhay ang Panginoon, we have a positive attitude concerning the grace. So, doon po sa Acts chapter 6, verse 1 hanggang verse 7 at saka po verse 6, dito po, parang nag-move on si Paul. Dito po. Pero sa kay Greathouse for Paul, justification initiates sanctifying grace. Believer's test. So pwede pa rin. Maganda po yan. Sinabi ni William Greathouse. Maganda po yan. Pero kahit po tayo, estudyante pa lang, kahit ako, estudyante pa, madali naman siyang unawain na ang sinasabi po ni Paul dito na he initiates sanctifying grace in the believer's life. So makikita po yun sa buhay ng tao at makikita rin yung pagiging banal mo sa mismo sa buhay. Hindi ka magsasabi yung katabi mo, yung kapwa mo, yun ang magsasabi. Misa nga, mayroong pastor pagka po nag-preach, misan nangingiti yung mga asawa ng pastor eh. Nag-preach, pero hindi isa, I don't believe na nangyayari po si George of Nazareth na yung pong ganung bagay. So but kay Paul ho, marami pong mga siyempre lahat po naman talaga at po sa atin pag may sinasabi tayo na ganito, marami po talagang objection, but yung lahat ng yun po na overcome po ni Paul by the power of the Holy Spirit. Hindi po siya napatalo doon sa power of sin. Kasi always nandiyan po yun eh, yung kasalanan na yan eh. Pero kaya po yun, napagtagumpayan po yun ni Paul. So, meron po, so sabi nga, the only way to find freedom from sin is to participate in the death and resurrection of Christ. So, kung gusto po natin, kung gusto po ninyo na maging maranasan po natin dahil yung kalayaan doon po sa kasalanan, so alamin po yung ano po ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kasi di ba ang gospel, Jesus Christ died, buried, and then resurrect. Kung di po si Lord nag-resurrect, so wala pong kabuluhan yung kanyang kamatayan. So yun po ang isang napakaganda rin sa ating church na talagang tinuturo po yan na we are saved by the blood of Christ. Na where na doon po ipapasok ko yung Ephesians na chapter 2, 8 and 9, we are saved by grace. Hindi po yung by works. Dahil kung works, as any man should boast. So,
So yung mga tao ng panahon po ni Paul, paniwala niya yun na mayroon tayong freedom from sin. So kaya yung mga tao po ng panahon niya, naligtas po sa atin. Nag-privilege siya, napapakinggan siya. Actually, missionary po yun si Pablo na siya tawagin ng Panginoon. Ay, siya po yung taga-persecute ng mga Christian. Ngayon siya naman ang pinipersecute noon, yung kanyang panahon na yan. So, baguhin po natin yung ating mga naging kaugalian sa Panginoon. So, kung may consequences ng mga kasalanan, mayroon po namang consequences na yung pagiging sa kay Kristo. So, consider ourselves alive to God. And we are united. So, yung compulsion of sin, nawala po yun. Then, nabago po yung ating buhay. Doon din binago po ng, tandaan po natin, ito po pala mga pastor or pastora, mga kapatid na hindi po tayo pwede magbago sa ating sarili. Kailangan po si Christ na naroon po. Always po yan. Sa ministry po, ang belief ko po sa ministry, simple lang po yung aking belief sa ministry. Yung first, nandun si God, except put God first, give first. And then, pangalawa, yung ating family. Then, pangatlo, yung pong ministry. So, yun po yung aking personal belief bilang manggagawa, bilang servant ng Panginoon. Kailangan po una ang Panginoon, always po yun. Then, pangalawa po, nandun po yung ating pamilya. Then, yun pong nandun po yung ating ministry. So, kung paano po natin gagawin yun, it is only a prayer away. And then, faithfulness away doon po sa atin. So, yung pong mga pagbabago ngayon, nangyari po sa atin ngayon. Kaya, we became na kung ano po tayo ngayon bilang mga gagawa ng Panginoon. So, yan po. Tuloy lang po yun. Then, we're going hanggang tayo. Ngayon po, sarili ko po, 7:40. So, balik po tayo ng 7:55. Balik po tayo ng 7:55. So, thank you po. Balik po muna tayo ng 7:55. Okay, mag-merienda po muna tayo. Okay po, Pastor.
Okay po, pwede na po tayong bumalik. So, get buulit kayo ng paper. We're going to have our quiz for the day. This is also 1 to 10 and then meron pong bonus kung meron po ako kasi inulit-ulit na kanina na word na meron pong ibig sabihin para sa akin. Yun pong isa sa tip. So, kumuha na po kayo. Kung lahat po ay nandito na, pwede po bang kumuha po tayo ng kwan? Kuha po kayo ng inyo pong sheet of paper. Kung pwede po, para po. Kung lahat po ay nandito na. Pero sure po natin na lahat po tayo ay nandito na before we're going to start. So lahat po ba ready na po? Pwede na po? Yes po. Are you sure po na okay na po tayo lahat? Kasi po, isa-isahin ko po kay Ate Maggie. Okay na po kayo? Okay na po, Pastor. To Richard. Okay na po. So, lahat po tayo, naka-ready na po? Ready na po. Oh, amen. Sige po. Okay, let's go. Let's do it na po. Nakapit ka lang. Let's do it na po. So, ang ating pong first question, mga kapatid, ay ito ha. Doctrine of Holiness is the second doctrine. Sabihin, pangalawang pinakamahalaga sa Church of the Nazarene. Second important na doctrine, the Church of the Nazarene, ang doctrine of holiness. Is it true or false? Is it true or false? Number two question. Ito po ay 5 points po ito. Ilagay po ninyo ang meaning ng faith. Yung F-A-I-T-H. Yan. Ilagay po ninyo ang meaning ng faith. Yung lagi ko po nasasabi sa inyo. F-A-I-T-H. Pakilagay po yan. Yun po ay, kuhan yun? Worth 5 points po yun. So, ibig sabihin po noon, 6 point na agad pagka nakuha po nyo yan, meron na po kayong 6 point, nakuha po nyo number 1. Meron na kayong 5 point. Okay na po kaya? For the third question, okay, number 3. Third question. The book of Acts is the outpouring of the Holy Spirit. The book of Acts, doon po nangyari, or yung outpouring of the Holy Spirit. Is it true or false? Actually po, yan po ay pang... na po. Dahil meron na kayong 6. So, pang 7 na po kaagad yan. Then, ito po. Number 4 question. Kung ito po, kung ang number 3 ay 5, number 2, 5 points. So, meron na po tayong 7. Sabihin, nasa 8 na po tayo.
True or false? Sanctification is the work of God. Is it true or false? Sanctification is the work of God. Is it true or false? Sanctification, again, sanctification is the work of God. Is it true or false? So, number five, or I mean, number nine, sanctification is the act of God. Is it true or false? Entire sanctification, entire sanctification is the act of God. Ngayon na, sanctification is the work of God, true or false? And then ngayon po naman, entire sanctification is the act of God. Entire sanctification is the act of God. Is it true or false? And then number 10, o kaya last na po ito, last question. Justification is the gracious and judicial act of God. Justification is the judicial and gracious act of God. Is it true or false? So, finish na po kayo? So, meron po ba kayo na miss? Pwede ko pong ulitin pa for the last time. Okay na po. Pastor. Okay na po. Pastor, number one. Pastor. Ano po? Number one and number two, Pastor. Number two po ay meaning of faith po. Meaning of faith. Five points po yun. Meaning number of faith. Pastor. Number one? Doctrine of Holiness is the second important doctrine in the Church of the Nazarene. Second. True or false. So, yun na po. At ang pinakang number 10 po kasi natin, justification is the gracious and judicial. So, kung lahat po ay tapos na, we're going to check. And I'm going to record yung pong ating pong mga nakuha. Then number one, is it true or false? Tingin po nyo, true or false? True. Ha? That is ano po? False, Pastor. Ano po? False. That is false po yung false. Kasi, Doctrine of Holiness, yun po yung primary doctrine of the Church of the Nazarene. Primary. Yes. Primary number po yun. True. Number one, true po. Ang number two, for all I trust Him. For all I trust Him. That is worth 5 points. So, maganda yung... So, number three ay true. False. Then, number four... False. True. Number four is... True. And then, number five is... True. True. And then number 10 is? False. That is true. It's the gracious. So, thank you very much for participating. Pagka po mayroon akong hindi natawag, pag-iikwan na lang po lang pagka hindi ko po kayo na pagkahandi po kayo na tawa. Kay Sir Maki? Maki, Sister Maki, meron na po kayong 9 at saka 8. Po yung one niya. Kay
Pastor Richard. Nine. So Richard, nine. So Richard, meron na kayong 9, 5, 9. Sa inyong exam. Pastor, yun sa akin yung number 2, hindi ko masyado narinig. Hindi ba tuloy po muna. Ayun pong kuhan, yung pong number 2, yun po yung ibig sabihin po ng faith. For all I trust in him. For all I have trust in him, I trust him. Yes. Okay. For all I trust him. Yun po. So si Pastor June. Ilan po, Pastor Hello. John? Ilan po? Ano lang po? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 lang po, Pas. 9? 9 po, si Pastor John. Or si Pastor Macario. So si Pastor po ba kayo? Pastor Rene Toslok? Yes, Pastor. Yes. Eastern Bicaya District. Ilan po? Pastor Rene? 8. So, si Pastor Rene po ay 2 na po yung kanyang exam. So, 8 po ang kanyang pan. Ang kanyang record po sa akin. Wala po si sa Eastern Visayas. And then si Brother Jairo. Pastor, okay lang po bang ano kung maulit po yung sagot ng 9 ng alin po? Number 5 po tsaka 6 po. Yung pong entrance certification is the act of God. And then yung last po kasi, justification is the gracious. Kaso tapos na po eh. Yung ano, sagot lang po kasi hindi ko po. Yung pong one, justification is the yung pong number 10 ay just at yung po ay number 6. Yung po ay true. True. Yung number 5, yung po yung number 9 ay true. Ah, okay po. True po yun. Eight. And then yung pong 8 po ay true po yun, true. Ah, okay po. True po yun. Ang ating lamang pong polls ay yung number 1. Number 1 po lang po yung ating polls puro, number 1. Okay. Ano lang ilan po? Another zero. 8 po. Number 1. 8. But zero, meron ka na pong 8, 7 at saka 8. Okay. Yan. Thank you po. Then si Pastor na po ba kayo, Pastor Luis? Miss lang eh. Hindi po. Hindi ba? Is 9 lang po. Ayun po ba tunay yung pangalan? Ano eh. Buti nilipat ko yung sagot. 9 po kayo, 9. Opo. Then si Pastor na po ba kayo? Daisy P. Cordero? No, Pastor. I'm not a pastora. Yes, I just want to learn the Bible. I thought, Pastor, the meaning of faith is not literally by letter. And I wrote in my answer is it for the meaning of faith in my own understanding. It is the belief that even you have not seen it, you have to believe it. Yes, yun po yung meaning po. Hindi po meaning yung yung I mean yung pagka po bawat letter po hiningang nila yung po yung one precession, second session,
Hanggang ngayon po, binabanggit pa rin po yun. For all, I trust Him. Kaya ka po na itanong. So, that is why I had already, I have already 5 answers correct. Because so, I didn't get the faith. Yes. The letter, per letter, the meaning of faith. So, bali... 5 only, Pastor. Ano po? Pulse lang kami. Yes, kayo. Ilan po yung panakuha po ninyo? 5 only, Pastor. Number 2, you said that faith has a yes. meaning letter. Five. Yes, by letter. And my answer, I made it something that is a paragraph or a sentence. I said, faith is the belief that even you haven't seen it, you have to believe that faith will gonna... Yes, sige po. Juan po. Jerwin Sapitin. Jerwin? Sora Jerwin. Hello po. Yes, ilan po? Wala, hindi po ako. Wala po yung signal. Hindi po kayo nakakuha? Hindi po. Wala po. Hindi po naman yung exam. So, at least present po kayo, anak. Meron po akong kwan. Meron po, meron po po ba akong hindi na banggit? Meron po. Marilo. Ano po? Yun. Pastora Marilo. Sino po? Pastora Marilo po. Yes. Marilo Hanayon. Yes po. Ilan po 5. Kayo? 5 ilan po? 5. Kasi yung faith ko kaya yan. 5 kayo. Meron po kayong kwan na kwan. 10 at saka 9 at saka 5. So yun po. Meron po po ba? Pastor. Yes. Pastor. Yes. Pastor Afrella. Sa akin, Pastor, is 10. Pastor Afrella. Wait Pastor lang po. Wait. Ano po yung name? Preda po, Preda. Preda. Wait. Preda Suyom, ilan po kayo? 10 daw. 10. Sige po. Sige po, let's continue Pastor, na po. Kindly, Pastor po, kindly say the meaning of faith. Number for all, F? For all I trust him po. For all I trust him. For all trust him. Yes, for all I trust him. Him. Yes, true. Hindi po true yun. Hindi po true all for yun. Para pong pan. Nilagyan ko po lang ng meaning na always binabanggit ko po every time po yun. Sa ating pong midterm, palagay ko po. Yes, meron pong ganoon pa rin. Pakitandaan na po. Yes. Yes, for all I trust him po. Mahina po ang inyo kwan po. Pastor Jubinel, Pastor. Jubinel. Sige po. Pakaatin ko lang. Angay. Outin, Pastor, outin. Kadating po ako. Kadating po lang nyo ngayon. Yes, Pastor. Nagpaalam ako kay, ano, kay Igorot. Audit na lang, Pastor, kasi sit-in lang muna ako. Naka-sit-in na lang ako kasi hindi ako naka-enroll. Hindi po kayo naka-enroll. Audit, Pastor, audit. Bali, parang sit-in na po lamang kayo ngayon? Opo, pero nag-participate din ako sa, ano, sa exam. Participate. So hindi po kayo naka-enroll. Bali po, ano po pangalan niyo? Jubinel Humamoy, Pastor. Wala may chronicia. Kasama kami ni Pastor Richard Latra. Yes. Sige po. So hindi po kayo enrolled. Hindi po kayo officially enrolled. Hindi, Pastor. Na-late na ako. Pwede pa po naman kayo. Pwede pa po naman kung gusto po ninyo. kasi
hanggang 3 pagka naka 4 na ay pang fourth session lang po tayo susunod. Okay po, sir. Enroll po ba kayo o hindi pa? O hindi na? Kasi may sabi ni ano, mayroong audit, mayroong enroll. So sabi ko na lang sa kanya na tatapusin ko rin pero audit na lang muna. Sayang naman yung kaninyo. Pero dapat po sa akin kayo nagsabi. Kasi kakapasok, hindi ko kasi, ngayon lang niya nilagay yung ano ko eh, ina-add sa Holiness sa group chat. Ngayon lang ina-add. Sige po, mamaya na po lamang. Ituloy ko po muna yung, Sige. Yung ating plan. Yan. 9 po yun sa akin, 9. Narong ako ng number 6. Ah, sige pa. Dito po tayo, yung pagiging holiness po natin o yung pagiging banal, so it was a critical decision kahit po sa atin. But yung critical decision na yun, kailangan yung master, yung si Jesus, una po, kailangan po natin nasa atin po siya. Parang yun po yung magiging starting point ng paglakad natin into Christian holiness. Sabi nga po ni William Greathouse, yung ating GS, grace makes no provision for a single sin or conscious and willful disobedience. Sabi po ni William Greathouse. So as usual, ito po yung kanyang sabi, but tayo po, sabi ko, binigyan din ng Panginoon ang kalayaang tingnan niya kung tama o mali. So, gusto po niyo na, so sa inyo po na, kung gusto po niyo na i-get yan, pero ginaget ko po naman yan. Kasi, isa po siya sa GS natin na respectable na GS natin. Na grace makes no provision for a single sin of conscious battle or willful disobedience. Kasi lagi po namang si Lord, lagi po siyang nando po yung kanyang grace. Kahit po yung sa ating subject na ito, although may 3 yung ating absent, pwede rin po namang kung magkakausap pa tayo, kung meron tayong pag-uusap, pwede po naman yung natin na pag-usapan po yon, yung mga bukwan na yan. We have always grace. So, our goal is righteousness leading to holiness. On the book of Acts on verse 19. Ang ating goal yung righteousness. Gwapo tayo ng mga bagay na kaiaaya sa harapan ng Panginoon. And it may lead to holiness. So, and the value of holiness, justice, goodness, and love. Otherwise, kaya po nyo, pagka pinag-usapan yung holiness, hindi po nawawala yung word na love. Hindi po nawawala yung pag-ibig. So, hindi po nawawala yan. So, pagka po 10 to 9 na lang po, paalalahanan po nyo ako. Gaya sabi ko, nag-i-start po talaga tayo. Pasok na po kayo before, kagaya po ng kanina, tatlo po kami nagsimula pero nag-end tayo into 13. Meron po tayo mga, may umalis pa yung nagpaalam, so actually tayo po ay 14. So, atin nakukuha na po yung number na 18, unti-unti po yun. But, susunod po siguro, meron na magkakaproblema na rin po yun sa susunod pag may pumasok na bago kasi 4 session na po yun. Tayo po ay 10 session lang or 11, kailangan tapusin po natin yan. Kahit po kayo, kailangan po, wala kayong video, pwede naman po sa akin yan. That is our grace po natin sa chabing. Basta naintindihan po ninyo at yung ating halik. So, for speaking of entrance sanctification, dito po sa ating tinatalakay na chapter na ito. Na pag sinabi po niyang
enters, entirely sanctified. Pag sinasabi po niyang gano'n, na we are committing all ourselves to God. And then, inaalaw po natin si God yung mag-control doon po sa buhay natin. We allowing God to control our lives. Hinahayaan po natin si God ang humawak ng manibela ng buhay natin. Hindi po tayo yung na susunod si God. So, ayun po yung ating mampu dito. So, the law is powerless to deal with the sin problem. Chapter 7, verse 1 to 24. So, kung tayo po nagiging tapat sa Panginoon, kung tayo nagkakasala, because of grace, pinapatawad tayo na always ng Panginoon, at yung pong law ay nagiging powerless regarding po sa nakukumit natin na sin, because we are saved by grace. So, and then so, nakikita po natin ang kagandahan po ngayon ng ating buhay na death to sin is also death to law. Yun po sabi sa Galatians chapter 2, 19 hanggang 21. Bagamat medyo parang masakit, pero ito po yun na kung tayo po ay hindi talaga susunod sa Panginoon, death to sin is also death to law. So yung panagkasala tayo, it leads to death. Then, balibasa nga, hindi natin nasusunod talaga kung ano yung impong inuutos ng Panginoon. So think, as in, to conclude po sa verse 7 hanggang 25, to conclude, we're hopeless without Christ. There is no hope in kung wala po si Christ, wala po tayong pag-asa. So there is hope in Christ. So, lahat po ng ating ginagawa according po sa chapter 7 verse 25, meron pong pag-asa pa rin. Lahat tayo, kahit na po yung mga late na nagkakaroon ng late nagiging sabi natin naging naboborn again, hindi po late yun habang nandito po. Hindi po dumating ang Panginoon. Hindi po yung late. So, ako po, matapos ko man o hindi, ito po ko na ito, basta po basta nagkaroon. Pag nabutan ng 9, itigil na po ako. Kasi ulitin ko po uli, baka po sa mga nahuli rin, we start at 6 o'clock. And then we shall end up at 9 o'clock. No matter what. Basta tuloy po tayo, and then ibinibigay ko po naman sa inyo ito, yung PowerPoint. Basahin na lang po ninyo, tingnan lang po ninyo sa PowerPoint mo niyan. At makikita po naman niyo na it is almost complete yung pong ating pag-aaral na ito. So, balituloy po tayo. So, sa ating ginagawa. So, life in the spirit replaces life in sin. So, and then, ito po sa badang huli, the spirit makes fulfilling the law possible. And nakafocus pa rin tayo doon sa salitang pag-ibig. O sa word na L-O-V-E. L-O-V-E. Meron po ba sa inyo nakakaalam? Ano po yung tatlong Greek word or four Greek words sa word of love? Sa love. Ano po? Sige po. Kayo po si Pastor Jun? Ay po ba ito? Sige, ano po yun? Sino po yung? Ano yung question, Pastor? Hello. Pastor, yes, dalawa po. Lang. Ano po yung Eros, Phileo, yes. Sa Agape? Yeah. Eros, Phileo, sa Agape. Pang-apat, hindi mo na alam. Yung pang-apat, Philaute. Hindi ko alam pa si pagkakasunod-sunod. Eh. Yun po yung Stirgo. Stirgo po yun. Four Greek words on salad. Actually, tatlo lang po yun talaga, pero... Pero Philly. Nag-search po ako. Apat po siya. Stirgo po yung
Yun po yung kwan, yung love for mother and mother, yun po yun. Yun po yun, yung panayan. Tir ko po yun. Opo. Parang pag-ibig mo siya nanay mo, tatay mo, gano'n. Tama. Pastor, okay, ano po yung pang-apat? Istirgo po, istirgo. Love for, actually, family mother. Love. Family love. Sir. Sir. Yun po yan. Istirgo po yan. Love for, love for your mother and father. Para mo bang ba yung relationship po ng ng nanay doon sa anak. Ano? Yun po yun. Then, light by the spirit replaces the by the flesh. Si Paul po, meron nagsasabing yung kanyang itsura ay guwapo, curly hair. Pero si Paul po, meron pong kwan eh. Meron siyang tawagin na turn in the flesh. Meron po nagsasabi na siya po ay pandak at saka yung medyo kuba, ganoon. But yun po yung mga haka-haka lang po yan. Yung siyang alam po nga, siya po ay curly hair, guwapo, blue eyes. yun po yung alam ko kanang sa kanya. But hindi yun. Ay po naman yun. So, dito po, bali po yung kwan, na independence from God, life po. And, meron po comparison dito between flesh at saka spirit. Dito po sa verses 5 and 9. So, the key to becoming the flesh is the spirit. So, every Christian has the Holy Spirit. Tandaan po natin yan. Kasi yung tag na indwelling of the Holy Spirit is it is a matter if we let the Spirit be on one in control. Ibigayin natin sa Panginoon yung pag-lead ng buhay natin kasi siya yung hayaan natin mag-drive, humawak ng manibela ng buhay natin. Then sa ating pag-aaral, always makikita po ninyo yan yung si William Greathouse, yung pong ating GS, always mayroon po, doon sa kanyang books, nandiyan po, madalo pa rin makikita yan. Ito po yung kanyang sinabi. So, the degree of indwelling is dependent upon the degree of illness to God. And I do believe on that. Na depende po yun sa pagsuko natin sa Panginoon. Kaya po, depende rin sa kung yung Holy Spirit, nag-work talaga sa buhay mo. Pero depende po yun sa ating pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. Yung pong ating, sayo po ni William Greathouse, yung pong ating bahagi ay magpakumbaba sa Panginoon. Magpakumbaba sa Panginoon. Kasi meron po tayong Holy Spirit din. We are filled with the Spirit. Pero kailangan po na we are emptied. Ibig sabihin ko po yung emptied ourselves. Sabihin po noon, buo lahat-lahat. Wala pong natira. Hindi po 99% ng ating will at yun lang ang ating ibigay sa Panginoon. Kundi buo na ibinigay sa ating Panginoon. Whole. Ang buo, ang ating ng ating will talagang ipinapailan po natin doon sa kalooban ng Panginoon. Buong-buo po 'yon. So, meron po kasi yung Holy Spirit ang bawat isa po sa atin. Ayan po natin na yung Holy Spirit ang siyang manahan sa atin. Na magkakaroon po tayo ng temptation, magkakaroon po tayo na siyang magpo-fall po tayo. Pagka tayo po yung nag-fall, bangon tayo kaagad. Kasi I do believe na ang Christian po kasi na-knockdown, kahit po ako as pastor, I was knocked down. But ang ginagawa ko pagka po na-knockdown ako, bangon ka agad. But ang tunay na Kristiyano po, hindi na-knockout. Hindi po siya na-knockout. Ang tunay na Kristiyano, tayo po iguan, bumabagsak tayo. Nagpo-fall din po tayo. But hindi po dahilan tayo ay nasa daman kasi mahirap po yan.
But tayo po bilang Kristiyano, tayo po ay nananakdown but not knockout. Basta ho, nakasuko lang yung buhay po natin kay Lord. Napapahalaga po noon. Because if we yield our life to Christ, we have the assurance of the help of the Holy Spirit that dwells among us. So, hindi po tayo nag-sumusuko sa Panginoon yung ating will. Dahil natatakot tayo o tayo po yung mga slave o tayo po yung alipin. Kundi tayo po ngayon, ang tawag po sa atin ngayon, obedient sons. Obedient sons. Tayo po yung masunurin sa Panginoon. So, tandaan po natin, we are living in the present age. At the Holy Spirit is there. Ano man yung ating ginagawa na siya po'y nananahan sa bawat isa po sa atin. Hindi na po instrumento ng kasalanan ng ating but nangihina po tayo, but we are redeemed by the blood of Christ. Kaya po tayo lumalakas. We always yield our will to Him, and then humingi po lagi tayo ng strength sa Panginoon, and then pinapalakas po tayo ni ng Holy Spirit na sa atin. So po natin siyang sasaktan, yung Holy Spirit na yan. Alam ko na meron pang tanong roon sa mga ganoon. So yung assurance na yon na hindi na wala pong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Dahil tayo po ay nasa Panginoon. Thomas 8, ang Christian life po doon, kung ano po yung sinabi sa na buhay ng Panginoon, na sinundan ng Panginoon habang siya nasa lupa, yun din ang ating dapat na sundan. Yung kung namumuhay tayo ng tapat ngayon, mamuhay po na tayo ng tapat to the end. Kung tayo naglilingkod ngayon, maglingkod na po tayo ng kwan. Wag pong 100%. Ibigay na po natin ang buong kaya natin paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, isa po sa ating ginagawa ngayon, kung mapansin ninyo, yung kung tayo po mayroong test. Hindi ko naman tinetest ang ating katapatan doon. Ngunit, tinitignan ko po yung nakikita ko po rin kasi yung pong, kung paano tayo mamuhay ng isang Kristiyano sa Panginoon. At doon po lang, pwede po nating namang ipakita sa dito po sa course na ito. Sa, kaya nga po, yung Christian life natin na yung we should live a holy life because our God is holy. So, tayo po in Christ, doon po sa Panginoon, meron tayong assurance. So, we must live the holy life. Yung we must consecrate ourselves. So, pag-ibalan natin yung ating sarili. Sabi nga, Romans chapter 12, na we give ourselves a living sacrifice, holy and acceptable to God. Then, malaki po ang magiging bahagi po ng Galatians 5:22-23, yung po yung fruit of the Spirit. Ang fruit of the Spirit po, according to sa Galatians, ay shem. Ang fruit of the Spirit. Mapansin po natin doon yung word na fruit. Tama po kayo sa inyong nababasa at na, doon sa Bible. Yung fruit of the Spirit, hindi po yung fruits binanggit. Kasi baka sa'yo yun, nagkamali yung Bible, nagkamali sa pag-imprint o printing. Tama po siya ang inyong nababasa doon, fruit. Kung bubuksan po yung Galatians 5:22-23, makikita rin po yung word na fruit. Dahil hindi po naman sa lahat ng Kristiyano present yung 9 fruits of the Holy Spirit. Hindi po naman. Bawat individual po sa atin, mayroon pong fruit o yung bunga ng Espiritu. Nakikita po yun sa buhay ng isang mananampalataya. So, dito po sa Corinthians correspondence. Dito na po tayo sa Book of Corinthians. Yan po.
Yan po yung mga ating madadaanan, yung focus po sa who is Christ, then developing the mind of Christ where we're living here. Kasi yung pong book, for instance, actually po, problem church po yun. Kasi minsan po, lumaki na ang ulo kasi minsan may, actually, sentro po yun ang komersyo kasi ng panahon nila. Kaya, siguro maraming mga Kristiyano na naging Kristiyano. O yun tumanggap sa Panginoon, nag-church church kasi hindi naman po lahat ng mag-church church sa ating church ay mature na bilang isang mananampalataya. Meron nga sa aking kwan, sa aking post sa Facebook, meron po kung mababasa po niyo ron. Yan. Pwede po, meron po ako mga katanungan, bakit there are so many Christian, at hindi po sila pong kwan, hindi ko po siya nasabing except yung sarili ko, kasama po ako doon, na bakit nasa church, tumatagal sa church all their lives, but not growing in Christ. Ano po kaya yung dahilan? Just because we're not doing or we're not yielding ourselves before God. So, ayan po yung ating kwan. Pwede po niyang i-review yan. Pwede po niyang i-review yan. Ayan po. Second Corinthians, ito po siya. O yung ating makikita. Yung lahat na po yung C, purification from sin. Yan. Na sabihin po na pagiging banalin natin ang sarili, pagiging palaging malinis natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Habang tayo po ay nagpapakabanal or we are perfecting our Christian life. Habang nagpapakabanal tayo, patuloy na linisin ang ating sarili o buhay sa Panginoon. And then perfection of, then sabi po sa dito sa letter C po dito na kaya nga po dumating po yung perfection of holiness. Ma-achieve po natin yun. Maybe not in this earth, but for the life to come. Sa bawat isa po sa atin. Meron po tayong mga kunin. Meron po talaga tayong sa kabila po nito at paghihirap dito. Meron pong heaven tayo na bali po ina-achieve. And the book of Galatians, nakita po natin yan. Crucified with Christ. Yun po ay nasa Galatians chapter 2 verse 20. Yung verse na yan, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Na isa rin po sa life verse ko din po yun. The life I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. So it is a matter na naman ito ho, ng yielding at saka consecration. Kangina, pagpapasakop o yung pagluod o yung pagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, dahil sasamahan po natin ngayon na ng consecration, we must consecrate ourselves before the Lord. We must purifying ourselves. Mabuhay po tayo na may kabanalan sa harapan po ng Panginoon. So, meron po dyan na, ako na nag-guess dyan na, but does not mean a psychological selfhood. Pagiging makasarili po yun. But yung inner change po yun ng buhay natin, yun po yun, napakahalaga sa Panginoon. We must walk in Christ na may katapatan din. Freedom in Christ. Yan, dadaan. Kumuli tayo sa, kung meron po kayong, meron tayo talagang freedom, kung ano man yung ating gustong gawin, ano gustong pwede paniwalaan. Pero, ang sa akin po, the Bible is there, may mga professor tayo na nagtuturo. Kung ano yung tama at saka mali to how to live a Christian life, why not believe them, gano'n na. Dahil na po yung sa William Great House, maganda rin pong atin pa pakinggan yun. O kaya bigyan pasin yung kanya pong yung pong quotation na nilagay ko po dyan o nilagay po ng author dyan ay, yun po ay galing po lang sa doon sa kanyang books ko ni William Great House na GS Emeritus in the Church of the Nazarene. So, and then yung pong, yung sacrifice life, proof of the spirit. Sanctified na po yun, mas i-support. Kailangan po, meron,
kailangan po, nagbubunga po tayo, kailangan po lumalago po tayo doon po sa ating Christian life. Kailangan po, sabi nga po sa Katagalugan, lumalaki pero walang kinatandaan. So hindi po ang the Christian is not just like that. O hindi po ganoon. Ang Kristiyano po lumalago, nandun po yung obedience natin sa Panginoon. Always po naman yun. Ang kita po ng Galatians ay yung Galatians 6:14. So, somebody get po yung 3:14 or 6:14 po ng Galatians. Somebody po get nun. Pwede pong pakibasa. Yung Galatians 6:14. Hello po. Pakibasa po. Tagalog po ba, Pas? Yes, kung may Tagalog po kayo, okay po. No problem po. Pakibasa okay. 6:14. Datapwat, malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa cross ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya o'y ang sanglibutan ay napako sa cross sa ganang akin at ako'y sa sanglibutan. Yes, napakaganda po naman. Kasi yun po yung pinakangkitot po ng Book of Galatians concerning our course, yung pong Doctrine of Holiness. Napakaganda po noon yung buwan na yun, yung talata na yun concerning po sa kabanalan. Ito yun po. So, kailangan po yung pag sinabi po nating sanctified life, kailangan po meron pong tayo, kailangan po nagbubunga po tayo. Kasi pag hindi po nagbubunga, kunin po kay, balik po tayo kay John, ay pinuputol po na pinuputol po and then si Lord na po bahala ron. Pagka po tayo nililinis ng Panginoon yung buhay natin, sumunod po tayo kasi yung purifying mas lalo po yung nagbubunga just like yung the vine na doon sa Book of John. Kasi yung maatin po natin yung sanctified life kung meron kung ang bawat isa po sa atin ay nagbubunga. And then on the Book of Ephesians Colossians, ang purpose po ng Panginoon sa atin ay maging banal po tayo at maging without blameless ang mga Kristiyano. Dahil yung pong work the Holy Spirit in our church, nag-work po siya doon sa church natin. Yung banal na espiritu. Siya po ay nagwo-work doon sa atin. Yung nandun po yung kailangan po dumating po tayo sa ating buhay na meron po tayong prayerful life. Maganda po meron tayong yung quietness of life doon sa ating buhay. Napakahalaga po noon. Di ba ba yun? So, napakahalaga quiet po noon. Quiet time. Yun, mahalaga po yun. Meron tayong devotional life. Napakahalaga po noon. Yung, meron ta- at higit siya lahat, yung old life. Dapat po, winawalang halagang po natin yung ating old life. Kasi bago na po tayo eh. We are a new creation. Sabi nga, kung balikan natin yung 2 Corinthians 5:17, binigyan na tayo ng Panginoon ng bagong buhay. Because Christians, yung pong tao, whoever he is or she is, we are created to be holy. We are created to be holy. Put off the old and then put on the new self. So, yeah.
then 1 and 2 Thessalonians, earlier of Paul's letter, so we see the holiness of God. Yun po yung sabi ko ngayon na rin, isa pa, kumukuha po kayo ng, para din po kayong kumukuha sa ating ginagawa ngayon ng New Testament Survey. Doon po ngayon, para tapo tayong, parang ating pong ginagawa yan. We see the worship of God and His people. Ay po kagalakan ni Paul. Then, dito po, Thessalonians, makita din po natin yung overflowing love. Balik-balik po tayo dyan, yung word na love. Pag binagay yung holiness, lagi po mapasok yung salitang love. Kasi kailangan po na, lalo po tayo ngayon, pastor or pastora, ang ngayon, makikita po natin yung, dapat makita po sa atin yung halimbawa na mahal natin yung ating kapwa. Yung love your neighbor as yourself. Yung po yung sabi ng Panginoon. Na tayo po, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. So dapat, i-share mo kung bakit mo natanggap yun. Karoon tayo ng mga testimony. Magkaroon tayo ng doon sa mga hindi manampalataya. At makikita natin kung anong kagandahan ng Panginoon doon sa ating buhay. So sabi nga, the power for this is not human but divine. Always, go back to God. Lahat po ng ating ginagawa. So, para po bang the Lord's Prayer starts with God and ends with God. So, the work of God in our lives. He always working up to now. Then, binigat din po dyan yung pong exhortation to holiness. So, holiness, God's will. At makikita po natin na hindi po posible na maging banal ang isang mananampalataya. Basta ho sumusunod and we are living in the life of holiness. At kailangan po tayo, hindi po lamang tayo nagbabasa ng Bible. Hindi po lang natin inuunawa ang Bible. Kailangan din po ating inuunawa po yung Bible. Kailangan po natin na inuunawa yon kasi napakahalaga po noon na inuunawa and then binabasa, inuunawa. Then pwede po ating mini-meditate, but most of all kailangan po ina-apply po natin yung whatever we are reading ngayon. Kasi like po ang ating course po, Doctrine of Holiness, hindi po lang natin ito pinapag-aralan upang maging banal, kundi dapat maging, actually dapat maging lifestyle po natin yun, yung life of holiness sa para po sa Panginoon. Nandun po yung ating love doon sa ating mga kapwa. Ating kapwa man. Mary, tanong po ako. Yeah, sige po. Sino? Sister Mary Ann po. Mary Ann, sige po. Ano, lahat po ba ng tao may Holy Spirit? Just like I told you po na kapag ka po tinanggap natin ng Panginoon, mananahan po sa atin ng banal na espiritu. And if we, kung ang Kristiyano, kung ang sinasabing tao o Kristiyano, ay wala po siyang Holy Spirit na nagko-convict o kaya yung pong nangungonsensya kung mali yung ating ginagawa, ay hindi po siya Kristiyano. So what I mean is, hindi po lahat ng tao may Holy Spirit doon sa kanyang buhay. Amen. So hindi po lahat. Para po sa akin, yung pong tumanggap sa Panginoon, doon po papasok yung indwelling ng Holy Spirit pagka tinanggap natin ng Panginoon na Lord and Savior po ng buhay natin. Kaya siya po kasi yung kan eh. Yung pong Holy Spirit po kasi, just like ito po, nandito rin po na it is the Holy Spirit that makes possible yung pong kabanalan sa buhay po natin. Without the Holy Spirit. Pero lahat po ng tao may Spirit. But not the Holy Spirit. Okay po, Pas. Malinaw po. sige po. Lahat po ng tao may Spirit.
pero hindi po lang ng tao, mayroon pong banal na espiritu sa buhay po niya. Basta tumanggap sa Panginoon, I consider it na mayroon pong banal na espiritu sa buhay po. So ang God witnesses to Paul Holiness, it increase yung kwan. Yung ating testimony, dapat po everyday, na doon po yung ating kalaguan sa Panginoon. At also yung love, nag-i-increase. Mapansin po ninyo yung holiness at love, always hindi po natin napaglalayo sa ating, kung mapansin lang po nyo yan, kahit po sa umpisa pa, yung love at saka po yung holiness, hindi po siya nag-ihiwalay. Kasi always kaakibat po yun eh. Sinasabi yung banal ka, dapat namuhay ka ba ng kabanalan? At namuhay ka man ng kabanalan, meron kang pag-ibig sa iyong kapwa. Hindi mo siya kinamumuhian. Tigil siya lahat, yun po. Hindi po lang tayo naging Kristiyano na, yun, tapos na pagiging Kristiyano natin. Ang kagaya po yan, bigla kayong tinawag ng Panginoon ngayon. Pero may mga sarili po tayo, mga misyan, ibang negosyo. Meron namang sarili tayong profession. Yun. Yung ba, natanda ko sa inyo, yung iba sa inyo, isa sa inyo, accountant, gano'n. So, pero tinawag ng Panginoon, so ganun po yung nangyayari sa pagkatawag ng Panginoon. Sige Star. Po, Pastor Richard. Ibig sabihin, yung nag-i-indwell lang yung banal espiritu sa taong tumanggap sa Panginoon or Christian, right? Yes po, yes. Kaya yung tanong mo kanina na bakit yung may mga Kristiyano na matagal na sa church na hindi walang pagbabago, walang holiness, possible wala silang banal na espiritu. Meaning, yes, hindi sila talaga ligtas. Kasi whether you like it or not, because if you are indwelling spirit, whether you like it or not, mag-move yes. Ang espiritu kasi totoo siyang sa'yo kasi naligtas ka talaga. And may ano ka, yung parang ikaw, yung pwede ka maging banal dahil sa espiritu na nag-indwell sa'yo. Kaya yun yung minsan conclusion ko, Pastor, eh. Hindi naman tayo nag-judge sa tao na bakit may mga tao pa rin sa church na matagal na, 20 years na, bakit hindi pa rin makita yung spirit, yung bunga. Ibig sabihin pala, yung pinakatotoo talaga pala, hindi sila talaga naligtas kasi pag naligtas sila, automatic na nag-work talagang spirit sa atin. Mm-hmm. Hindi naman na sinasabi natin na ginadjust natin sila, but makita talaga, di ba sabi kanina, hindi na kailangan kung ano yung bunga, ano yung puno. Oh, yung laman sa loob ng heart mo, na purify ng Panginoon, na may spirito ka, yun talagang bunga sa'yo. Lumalabas. Brother Richard, Pastor Richard, di ba nasa Bible din po yun, yung, dahil sa, meron silang Holy Spirit, kaya lang, nung nagkasala sila, inalis sa kanila yung banal na spirit, umalis sa kanila yung spirit. Yes, yun po yung tama. Isa lang kasi yung nag-umalis ang espiritu talaga si Saul. Siya lang, never sa account sa Bible, walang ibang account. Ito yung literal na ang espiritu umalis talaga sa kanya. Ibig sabihin, walang event sa Bible pa. But ang sinasabi natin, walang espiritu nag-indwell sa'yo, automatic, if you receive Jesus Christ, hindi na yung mawala sa'yo kasi Kristiyano ka na. Kaya yung gusto kong emphasize na yung mga taong sa church hindi makikita yung Kristiyanong pamumuhay, Kristiyanong holiness talaga ba? Ibig sabihin sila, hindi sila ligtas. They are professing Christian lang. Hindi sila genuine or true Christian. Oh yes, at saka claim lang sa, sila, claim lang. Yes, at saka sa experience ko bilang pastor, I'm pastoring the church kasi since 1990 pa or 89 na maging senior pastor ako yan. Medyo matagal na rin panahon. So, maraming mga Kristiyano talaga na yung tinatawag na Kristiyano. But I do believe na ang may Holy Spirit talaga o yung tumanggap lang sa Panginoon, doon lang nananahan yung banal na espiritu kasi hindi pwedeng manahan ng banal na espiritu ng Diyos doon sa madumi, ganun, hindi pwedeng manahan siya doon eh. Doon sa mga hindi pwedeng manahan, siguro kasi, marami kasi mga kwa na umaalis ang banal na espiritu,
pwede rin kasi it was theologically speaking, umaalis and then bumabalik, ganoon. Yung Banal Espiritu. But yung kung tayo po ay nabubuhay talaga ng may kabanalan, I don't think na siya po kasi ay umaalis sa atin. Kagaya po ninyo, ayun po, kayo po ay tumagal sa buhay hanggang tawagin kayo ng Panginoon, nandiyan kayo, gusto nyo, gusto nyo maglingkod sa Panginoon, then, yun. Then, inyo pong tinugon yung tawag na sinasabi natin mula sa Panginoon, yun po yung holy calling from the Lord, tinugon natin yun. So, kaya hanggang ngayon, yung Holy Spirit, nanahan talaga sa atin. But theologically speaking, marami po talaga na mga pwede magtalagang maging question po sa atin kung anong klase. Pero wala po tayo namang siguro ang dapat ang i-judge. Kagaya din po sinabi ng isa nating ni Pastor Richard na wala naman tayong karapatang i-judge yung bawat isa. It is only the Lord na pwede kong mag-judge sa atin. So, what ganito po ang ating gagawin bagamat medyo kumabubo tayo kasi yung ating pong ito po, medyo mahaba-haba pa rin po yun, yung ating pong... Hello po, Pastor. Yes. Ito po, speaking of the Holy Spirit, madidiscern po ba natin na ang Holy Spirit ay nandito sa atin sa pagiging guilty po natin? Pastor? Kasi po, meron pong gusto sumagot? Sige, baka sagot po. Sir. Sir Richard. Meron po kasi, if we are indwelled in the Spirit, meron tayong gift of discernment. Na even maramdaman mo yung tao, even sa pagsalita niya, kung mali yung kanyang tuturo, ma-discern mo yan. Pag may spirit ka. Pag wala kang Banal Espiritu, wala, gift kasi yan ng spirit, ang discernment. Kaya tayo, most of us, Christian, we have discernment spirit. Na binigay ng, you are capable na mag-discern ng isang bagay if may spirit tayo ng Banal na Espiritu sa atin. Or something like magigilty ka kung filled ka ng spirit or pag sinabing filled, controlled ka ng spirit, lahat ng bagay na ginagawa mo, lalo na yung may hindi maganda, once na mayroon kang hindi maganda o kasalanan, ma-feel mo talaga yung guilty or conscience mo kasi active and filled ka ng Banal na Espiritu, siya mag-control sa'yo, siya magparamdam sa'yo na mali yung ginagawa. Yes, copy yes, po. Kasi po, yung sinasabi mo, Pastor Sir Richard, kasi po yung, di ba, you stated a while ago nga, ito natong ating mga ka-churchmate, sabi mo po na kahit 20 years na, hindi pa rin nagbabago. Kasi po, sa palagay ko po, attitude na po natin yun kasi po we have our attitudes and once we have to control our attitudes then this would say nga also the spirit is in us kasi po mga tao lang po tayo kasi po hindi natin ano po ba we are bound to commit mistakes, we're bound to kanang something diri kaya-aya, but still if you have that control in ourselves diri hindi po tayo siguro lalayuan ng ating Holy Spirit sa atin. Di po ba, Pastor? Gusto ko lang clear ulit. Yung ano ba yung sinasabi natin na attitude? Yun yung old nature natin. Di ba sabi ng 2 Corinthians, if you are in Christ, you are new. The old has gone. Yung old na yon, yung old nature na yon. Kaya sa atin, yung old nature natin, hindi nawawala yon kasi yun talaga tayo eh. Makasalanan talaga tayo. That's why... We are new creature sa Panginoon. Bilang isang Kristiyano, ako, marami akong kasamaan. Hindi ko nilalabas yun kasi filled ako ng Espiritu or controlled ako ng Espiritu. Kaya hindi lamang yung attitude ng tao, kundi yung maturity niya as spiritual Christian. Yung speaking of hindi nagbabago, hindi lang yun. Hindi lang ko nag-refer sa attitude lang or kaugalian lang tao. Actually, sabi ng Panginoon, di ba, bago ka na. Yung old na yon dapat hindi na dapat sa atin. Isa sa atin, meron tayong mga old nature. Yung ano talaga natin, tayo yun, ganun tayo makasalanan ta. Kaya kung pwede, Kristiyano tayo, isang tabi natin siya.
kasi tayo bago na sa Panginoon. We are born again. Tinatawag tayo born again. We are born at bago tayo sa Kristo. Yun yung pag-intindi ko lang. Yes po, Pastor. Kasi po, I have lots of hurting moments with regards to my kwan to church. But still, I was able to cope up na dirigo na hindi ako magpapadaig sa aking emotions and feelings. Kasi po, kung attitude ang pag-usapan, dito na po sa atin ang Holy Spirit. Pero nandun pa rin. Pero iniisip ko, hindi sila they are not the barriers of myself being a Christian. Yun po talaga ang inaano ko kasi po. I've been in the Christian congregation for a long period of time. Ako mga anak doon na naglumaki. Pero may adapt. So sige po. So it is a good thing po na tayo po ay nawala. Tayo po ay nagtutulungan po tayo for effort na sa ating pong pagiging mananampalataya. Napakahalaga po ng indwelling of the Holy Spirit kasi doon po tayo pinapagiging banal ng Panginoon yung ating buhay na hindi po nananahan ng banal na espiritu ng Panginoon sa taong madumi. Ito mismo po yung mali po yung ginagawang pamumuhay. Hindi po lahat ng nasa church ay Kristiyano talaga. Kaya mission din po talaga, hindi po talaga purely na tinanggap ang Panginoon. Pamsya tayo po na talagang si Lord po yung kikilo sa buhay po nila. Doon. At saka makikita po natin yung pagkilos ng Panginoon sa kanila. Meron po naman, kahit pastor na, pwede pong mabakslide yun eh. Yun, gano'n. We're not excuse, hindi po tayo excuse doon. Sabi, hindi po kasama po tayo doon. Opo, pastor. Marami pong pastor ngayon, pastor, na babakslide eh. So, hindi po nakakayanan yung ano eh. Yung ano po, yung pressure misa ng ministry yan. At alam ko napakarami pong pagsuwak po roon sa mga ministeryo po natin. So wala po 9 o'clock na po sa in my time. So yung pong the rest of the subject tanong lang po sa pagkapupan. Tuloy lang po niyo yung pag-aaral doon. Tayo ko po sa inyo. Yung po ay di ba na kung may dumating na ganito, meron po tayo mga discussion, you're free to do that po kasi I do believe din po doon sa kakayahan po ninyo bilang mga tinawag ng Panginoon, bilang servant ng Panginoon. Natututo po kayo sa akin at natututo po ako sa inyo. Yung po yung aking point of view bilang isang pastor na yung professor po niyo ngayon, but malaki din po inatutunan ko sa inyo kagaya po sa mga ganitong mga discussion at natutunan din po kayo sa akin. So give and take lang po yun.